Magandang gabi sa inyong lahat at panibagong paksa ang ating itatalakay ngayong gabi at aking binabati din ang lahat ng manunood ngayong gabi. At ako'y nagpapasalamat na bagong setup ang ating studio ngayong gabi. At bago tayo magpasimula, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming Banal, kami nagpapasalamat muli Ama na muli ninyong binuksan ang gawaing ito, lalo't higit sa lahat sa paksa na aming tatalakayin. Pagpapalain mo ang paksa na aming tatalakayin ngayong gabi, naway ito'y magdadala ng mensahe sa buong sanlibutan, magdadala ng kamulatan sa lahat ng naghahanap ng katotohanan. Pagpapalain ninyo ang aking bahagi at aking pinapanalangin, Ama, ang inyong banal na Espiritu, na siya ang mangangasiwa sa aming pag-aaral. Pagpapalain ang lahat na nanonood sa buong mundo at inyong ingatan ang bawat isa. At aming ipagkatiwala sa inyo ang mensahe na aming dadalhin at naway ito'y magdadala ng kaliwanagan sa mga taong nadadaya ng kaaway. Salamat Ama sa pagdinig niyo sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi sa lahat at ating binabati ang lahat na manunood at sa manunood pa. Ang ating programa ngayon ay live at pwede kayong ang lahat na mga nanonood ngayon ay inimbitahan ko kayo na inyong isi-share sapagkat sa lahat ng nagsi-share sa mensaheng ito, kabahagi kayo sa pabalita ng Panginoon na aming dinadala sa buong mundo. Ang ating paksa ngayong gabi ay isang napakagandang paksa at pinili ko ito na aking gagawin ngayong gabi sapagkat maraming mga nagtatanong. May mga response sa YouTube, sa Facebook at nadadama nila ang mensahe na may katotohanan. At nagtatanong yung mga iba, Brother John, ano ba ang relihiyon mo? Pero nung nalaman nila na Seventh-day Adventist ang pangalan, yung iba nagugulat kasi ang pangalang Seventh-day Adventist ay hindi nakasulat sa Biblia. Pero ating patunayan ngayong gabi na ang Seventh-day Adventist na salita ay mababasa natin sa Biblia, no? Sa mga talata na ating gagamitin ngayong gabi. Akin ding ipapaunawa sa lahat ng manunood sa videong ito sapagkat patanong ang ating paksa at ating tatalakayin ngayon at sasagutin ko ang tanong na ito ng malinaw sa huling bahagi. At sa una, may ating pag-aralan ano ang mga dahilan bakit ganito ang pangalan ng aming relihiyon. Pero inyo itong maintindihan, inyong maunawaan sapagkat galing sa Biblia ang lahat kong ipapaliwanag. Ang paksa natin ngayong gabi ay pinamagatan ko ito, ano ang pangalan ng tunay na relihiyon? No? Kaya patanong itong ating paksa ngayon. No? Ano ang pangalan ng tunay na relihiyon? At sa ating kapanahunan ngayon, maraming nag-aangkin. At lahat ng mga relihiyon sa ating kapanahunan ngayon ay kanya-kanyang nag-aangkin na sila ang tama. Pero ating tutunghayan ngayong gabi, no, totoo ba ang mga relihiyon na nag-aangkin na sila ang tama? Atin itong tutunghayan. Ang una nating paksa, no, sabi niya ito, bakit kailangan natin alamin ang pangalan sa tunay na relihiyon? Sapagkat sa huling, no, alamin ang pangalan ng tunay na iglesia sa huling araw. Ang kanyang bayan, tatawagin ito sa bagong pangalan. At kung ating tutunghayan, ating babasahin yan, mababasa po natin sa Isaiah 62, verse 1 at saka 2. Ating babasahin ang talata, no? Ito yung hula patungkol sa pangalan na ibibigay ng Panginoon sa kanyang iglesia sa huling mga araw. Kung ating babasahin ang Isaiah 62 verse 1 at saka 2, dahil sa Sion ay hindi ako tatahimik at dahil sa Jerusalem hindi ako magpapahinga. Ito yung sabi ng Panginoon. Hanggang sa ang kanyang katuwiran ay lumitaw na parang ningning. At ang kanyang kaligtasan ay parang iliwang nagniningas. Sa 2, at makikita ng buong ng mga bansa ang iyong katuwiran at ng lahat ng hari ang iyong kaluwalhatian at ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan na ipapangalan sa bibig ng Panginoon. No, ang sinusulat ni Isaiah, ito po yung sinasabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, dahil sa Sion, itong Sion, ito po yung bayan ng Panginoon, no, ang kanyang Israel.
dahil sa Sion, hindi siya sa tatahimik, dahil sa Jerusalem, ay hindi siya magpapahinga. Gagabayan ng Panginoon ang kanyang iglesia, ang kanyang bayan, hanggang sa ang kanyang bayan, ito po'y magniningning na parang araw. No? Hanggang ang kanyang kaligtasan ay magniningning na parang nagniningas. Ito yung sabi ng Biblia. At sa verse 2, tandaan ito, papunta tayo doon kasi ang iglesia ng Panginoon, hindi ito tatawagin sa dati niyang pangalan. Sa versikulo 2, at makikita ng mga bansa ang iyong katuwiran. Ito yung katuwiran ng Diyos, sabi dito na makikita sa lahat ng mga bansa. At lahat ng hari ang iyong kaluwalhatian at ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan na itatawag ng bibig ng Panginoon. Tandaan ninyo, ang kanyang bayan tatawagin ito sa bagong pangalan na ang magtatawag ang bibig mismo ng Panginoon. Ano ba ang dating pangalan ng iglesia sa Biblia? No, ating titingnan kasi pag magbabanggit na bagong pangalan, hindi yung dating pangalan. So, maaari kayong magtanong, Brother John, ano ba ang mga dating pangalan sa Biblia ang katawagan sa iglesia ng Panginoon? Aking hinanap lahat ang mga talata sa Biblia at ito yung aking nasusumpungan. Kung ating babasahin ang 1 Korinto 1, versikulo 2, ito po yung katawagan. No? Ang dating pangalan, ito pong Iglesia ng Diyos. Mababasa natin yan sa 1 Korinto 1:2. At kung ating babasahin ang Gawa 20:28, tinatawag ang kanyang Iglesia na Iglesia ng Panginoon. Sa Roma 16:16, Iglesia ni Kristo. No? At sa 1 Timoteo 2:14, Iglesia ng Diyos kay Kristo. Ito yung mga katawagan sa dating relihiyon. No? At ito pa, no? Sa 1 Korinto 14:33, tinatawag naman ang Iglesia ng Panginoon na Iglesia ng mga banal. Sa 1 Timoteo 3:15, Iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. At ito po yung inaangkin ngayon sa mga kaibigan nating dating daan. At sa Hebreo 12:23, Iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit. At sa Gawa City 38, Iglesia sa ilang. Ito yung mga katawagan sa dating iglesia. At sa 8:1 ng Gawa, Iglesia ng nasa Jerusalem. Sa Gawa 3:1, Iglesia na nasa Antioquia. At sa 16:5, Iglesia na nasa kanilang bahay. At sa Roma 16:4, Iglesia ng mga hintil. Ito yung dating katawagan ng mga relihiyon na nag-exist ngayon. At sa dami ng relihiyon sa mga Kristiyanong relihiyon ngayon, kanya-kanyang anggin. Pero sa hula ni Isaiah, sa huling bahagi ng kapanahunan, ang kanyang bayan tatawagin ito sa bagong pangalan, no? Paano ko sasabihin, no? Bakit iba ang itatawag na pangalan at hindi itong pangalan na nakasulat sa Biblia? May kadahilanan po 'yon. Ito po yung hula ni Propeta Isaiah, no? Sabi niya dito sa 55:15. Ating babasahin, tunghayan natin ang sulat ni Propeta Isaiah. Inyong iiwan ang inyong pangalan sa aking mga pinili bilang isang sumpa at papatayin ka ng Panginoong Diyos. Ngunit ang kanyang mga lingkod tatawagin niya sa ibang pangalan. No? Mapapansin ninyo, itong mga pangalan na binabanggit natin kanina, Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Panginoon, sa papansin ninyo, babaguhin ang, ano, hindi na yon ang pangalang itatawag sa kanya. Ito po yung hula na hinuhulaan ni Isaias na sa huling bahagi ng kapanahunan, magkakaroon ng pagbabago ang pangalan sa bayan ng Diyos. At ang Panginoon po ang nagsasabi at inyo itong maintindihan ngayong gabi. Sapagkat sabi niya rin, uulitin natin, inyong iiwan ang inyong pangalan. Ang dating pangalan ng Iglesia ng Diyos ay kanyang, sabi ng Diyos, na inyong iiwan ang dati ninyong pangalan sa aking mga pinili bilang isang sumpa. So kung kapag mayroong pinili ang bayan o bilang iglesia, ang mga iglesia pinili ng Panginoon eh, hindi na yung dating pangalan ang itatawag niya. Sapagkat ang dating pangalan, iiwan na ito bilang isang sumpa, at papatayin na ito ng Panginoon. Papatayin ka ng Panginoong Diyos. At anong pagsabi niya? Ngunit ang kanyang lingkod tatawagin sa ibang
pangalan. No? So, malinaw yan. No? Bakit iba at bago ang itatawag? Ito yung inyong susundan yung ating mga turo ngayon. So, kung ganun, Brother John, bakit iba at bago ang itatawag? Ano bang kadahilanan? Mayroon pong mga kadahilanan bakit ito hinuhulaan ng Biblia. At mayroong babala kahit mismo ang ating Panginoong Hesus nagbigay siya ng babala. No? Kung ating babasahin ang Matthew 24, 4 at 5, ito po yung nakasulat. No? Sabi niya dito, sumagot si Hesus na sinasabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Anong sabi ni Jesus Christ? Bakit papatayin, bakit iiwan ang dati niyang pangalan sa isang kadahilanan? Sabi ni Jesus Christ, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsiparito sa aking pangalan. Paano po yun nagkakaroon ng katuparan? Sa ating panahon ngayon, nagkakaroon po yan ng katuparan. No? Sa dami ng relihiyon ngayon, bilang mga Kristiyanong religion, ang ating religion ata ngayon sa Christian religion, umaabot na tayo ng 3,000 ka mga relihiyon. Hindi pa kasama yon, hindi pa kasama ang mga hindi na rerehistro sa sect. Pero ang mga rehistrado lang, maabot na tayo ng 3,000. Napapansin ba ninyo, walang isang religion dyan na nag-aamin na hindi sila tama. At ang karamihan sa mga pangalan ng reliyon, ginagamit nila ang pangalan kung ano ang nakatala sa Biblia. No, katulad ng Iglesia ni Cristo. At kung inyong tatanungin ang Iglesia ni Cristo, patutunayan nila na sila ang tama. No? At walang magsasabi na hindi sila ang tama kasi ang kanilang pangalan nakasulat sa Biblia. Pero hindi nila nakikita na ito'y bibigyan na ng pababala ng Panginoon. Kasi ang dali lang kasi ngayon, magtayo ng relihiyon. Kung mayroon ka lang isang pulutong at gagawa ka lang ng laws and bylaws at ipaparistro mo sa sect, ay rehistrado ka na, legal na ang iyong relihiyon. Pero ito ba'y nangangahulugan na iyan ay tama? Iyan ba ang relihiyon na nasa Biblia? No? Kaya nga mapapansin ninyo, sa mga mandaraya na darating na magdala sa pangalan ng Panginoon, sila po'y nagtatagumpay. Kasi ang relihiyon na itatayo ng bawat tao magiging legal sa ating kapanahunan. Kasi madali lang ang paggawa paano gagawing legal ang bawat relihiyon. Pero mapapansin ninyo, si Jesus Christ nagbigay na siya ng babala. Na sa huling yugto ng kapanahunan, no, bago siya darating, bago magtatapos ang ating sanlibutan, sinasabi na ng ating Panginoon, sapagkat hindi po kalooban ng Panginoon na dadami ang relihiyon. Hindi po panukala ng Panginoon na ang panukala ng Diyos, dadami ang relihiyon at ang relihiyon na yan magdadala sa kaligtasan. Nagtayo ang Panginoon ng isang relihiyon lang. Pero sa huling kapanahunan, kanya-kanyang angkin ng relihiyon. Kaya sabi niya dito, mag-ingat kayo na huwag kayong maililigaw at ito ang kanyang babala. Kaya nga, bakit iba? Babaguhin ng Panginoon ang pangalan na ipapangalan sa kanyang bayan kasi anong pangalawang kadahilanan, gagamitin ito ng kaaway. Saan natin mababasa? Sa Aklat ng Mga Awit 139 verse 20. Sabi niya dito, sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. No, napapansin ba ninyo? Bakit babaguhin ng Panginoon ang kanyang pangalan? Dahil gagamitin ito ng kanyang kaaway. Ang kanyang kaaway gumagamit ng daya. No? Paano siya gumagamit ng daya? Ginagamit niya ang pangalan ng Diyos sa Biblia. At kung gagamitin niya ang pangalan ng iglesia na nasa sa Biblia, maniniwala na ang mga tao. Kaya nga, ito yung dahilan kung bakit sa huling kapanahunan ang bayan ng Diyos tatawagin sa bagong pangalan. Kasi ang kanyang pangalan gagamitin ng kaaway sa walang kabuluhan. No? At bakit walang kabuluhan? Kasi ginagamit ito sa mga pandarayang aral na wala sa Biblia. Kaya dapat tayong mag-ingat, no, sa mga relihiyon na nanabasa sa Biblia kasi hindi po yan authentic na ito po'y pag nababasa sa Biblia ay sa Panginoon. At ito po yung maraming pagkakamali sa mga tao na naghahanap ng katotohanan.
Ang mga taong naghahanap ng katotohanan, naghahanap sila ng relihiyon na kanilang mababasa sa Biblia. Pero hindi nila pinakinggan ang warning na binigay ng Panginoon. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw. Kasi lahat, karamihan sa gumagamit sa pangalan ng Panginoon, gumagamit sa kanyang pangalan sa isang kadahilanan sa pandaraya. Now, mamaya, tutunghayan ninyo ang ating pag-aaral hanggang matatapos, inyong unti-unting maunawaan ang dahilan bakit ko ito tinatapik. Now, kung ating babasahin ang sa aklat ng Apokalipsis 3:1, ito pang isang katotohanang tala ni Apostol Juan. Sabi niya dito, mayroong daw iglesia na patay, ngunit ang pangalan ay buhay. Now, ito yung sabi niya dito sa 3:1, at sa anghel ng iglesia sa Sardes, isusulat mo ang mga bagay na ito ay sinabi ng may pitong espiritu ng Diyos na may pitong bituin. Alam ko ang iyong mga gawa, no? Sa pangalan, ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. No? Mapapansin ninyo, mayroon palang iglesia, ito yung sulat, sabi ng Panginoon Jesus kay Juan, isusulat mo sa iglesia ng Sardes. Ang iglesyang ito, may pangalan siyang buhay, ngunit ang kanyang kalagayan, siya po'y, ano? Patay. Kaya nga, ito yung isang kadahilanan na babaguhin ng Panginoon ang kanyang pangalan. Kasi ang mga mandarayang relihiyon, kanya-kanyang angkin ng pangalan. Kung ating pag-aralan, kasi marami kasing katawagan ang iglesia noon. Iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, iglesia ng Panginoon. Ibig bang sabihin, Brother John, itong iglesia na nasa Biblia ay pariho ba ngayon? Magkakaiba po ang pangalan sa iglesia noon at sa ngayon. Paano ko patunayan? Kasi sa panahon ni Jesus Christ, ang iglesia ni Kristo at ang iglesia ng Panginoon, hindi po yun sila magkalaban. No? Bagamat magkakaiba ang kanilang pangalan, pero ang kanilang magkakaiba ang kanilang katawagan, pero isa lang po ang ano noon, iglesia na yon, iglesia yun ni Kristo. Pagsasabihing iglesia ni Kristo, iglesia ng Panginoon, no? Iglesia ng panganay, iglesia sa ilang, no? Pag sa kapanahunan nila, hindi po sila nalilito, no? Maraming katawagan, pero isang iglesia lang po 'yan. Pero sa ating kapanahunan ngayon, hindi na po pwede sa panahon ni Jesus Christ. Kasi sa ating kapanahunan ngayon, kanya-kanya ng angkin. Ang iglesia ni Kristo hindi po magiging iglesia ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos hindi po magiging iglesia ng Panginoon. Magkasalungatan po yun ang kanilang mga doktrina. Kaya nga sa ating kapanahunan ngayon, mayroong mga debate-debate sa mga relihiyon kasi bawat pangalan na nasa Biblia na inaangkin ng mga tao, hindi pareho ang doktrina. Pero sa Biblia, ang pangalan na nasa Biblia sa panahon ni Jesus Christ, ang iglesia ng Panginoon, iglesia ni Kristo at ano, lahat ng mga iglesia, isa lang po ang doktrina at turo nila. Ang turo ni Jesus Christ ang kanilang katuruan. Ngunit sa ating kapanahunan ngayon, mayroong pagkakaiba. At ito yung dahilan na hinuhulaan ito ni Propeta Isaias na sa huling mga araw, mayroong sumpa ang ating Panginoon na kanyang babaguhin ang pangalan sa tunay na iglesia at tatawagin ito sa ibang pangalan, sa pangalan na itatawag ng Panginoon. So sana inyong naintindihan na yan. At kasunod na ating pag-aralan, hindi ito katakataka. Sapagkat ito po'y ministro ni Satanas, ngunit nag-aanyong ministro ni Kristo. At saan natin yan mababasa? Sa 2 Corinto 11:14 at 15. Sabi ni Apostol Pablo, at hindi katakataka. Sapagkat maging si Satanas man, nagpapanggap na anghel na liwanag. Kaya't hindi katakataka na ang kanyang mga ministro naman, nagpapanggap na mga ministro ng katuwiran, ang kanilang wakas ayon sa kanilang mga gawa. Ano? Kung bakit ganito ang nangyayari, maraming relihiyon, kanya-kanyang angkin ng pangalan, sabi ni Apostol Pablo, hindi katakataka. Kasi kahit si Satanas mismo, nagpakungwaring anghel ng kaliwanagan. At sa ating kapanahunan ngayon, maraming mga bula ang mga ministro, nagpakungwaring mga ministro ni Kristo. Kaya, anong dapat nating gagawin? Mayroong babala, mag-ingat tayo sa mga relihiyon na daladala ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya napapansin ninyo, bakit ang Seventh-day Adventist hindi pangalan na nakasulat sa Biblia?
No? At inyong tutunghayan ang ating pag-aaral ngayon sapagkat patunayan namin na ito ang iglesia na tinatayo ng Panginoon na itatawag sa pangalan ng Panginoon. Kung ating pabasahin ang 2 Korinto 10:18, ito yung sabi ni Apostol Pablo, "Masdan ninyo ang mga bagay na nasa harapan ng inyong mga mata." Oh, nakikita natin ngayon ang mga relihiyon. Kung ang sino man ay nagtitiwala na siya ay kay Kristo, oh, paalalahanan siya muli ang kanyang sarili kung paano siya kay Kristo. Kami ay gayon din. Kaya nga, hindi tayo dapat padaya sa mga naghuhuwad lamang sa pangalan na nasa Biblia. Ito ay gawain ng kaaway sa huling araw ayon sa Biblia. Kaya nga, mag-iingat tayo. At ito, bakit atin itong pinag-aralan? Bakit ko ito tinatapik? Kasi mayroon pong sulat si Apostol Pablo. Mababasa po natin sa 2 Corinthians 2:11. Ito po ating babasahin. "Upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami hindi hangal sa kanyang mga lalang." At sabi ni Ellen G. White, oh, sabi niya, sabi ni Apostol Pablo, "For we are not ignorant of his device." At alam ninyo, napakaganda sa isang lingkod ng Diyos na malaman natin kung paano si Satanas gumagalaw. At alam ninyo kung bakit, ano ang dahilan kung maraming nadadaya si Satanas? Kasi hindi pinag-aralan ng mga tao ang galaw ni Satanas. No? Sabi ni Ellen G. White, ang pinakamaganda daw ang gagawin ng tao na labanan ang kaaway ay pag-aralan at alamin ang galaw, kung ano ang ang kanyang ginagawa. No? At sa ating pag-aaral ngayon, ating pag-aralan, ano ba ang strategy na gagamitin ni Satanas sa huling araw na siya magtatagumpay? Isa sa kanyang estratehiya na siya po'y magtatagumpay laban sa labanan sa Diyos, gagamitin niya ang pangalan ng Panginoon sa pandaraya. At dito po bumagsak ang maraming naghahanap ng katotohanan. Kasi ikinakala ng marami ang katotohanan ay nasa pangalan ng relihiyon. Hindi po yan. No? Ano natin? Ngayong gabi, ating pag-aralan, ang isa pang hula sa, ano, na nakatala sa Biblia. Dalawang aklat po, ating titingnan ang ano, prophetic view sa dalawang aklat ng Biblia, ang aklat ng Isaias at ang aklat ng Apokalipsis. No? Yung unang yugto sa ating pag-aaral, alam ko na mayroon kayong natutunan. No? Kung bakit babaguhin ng Panginoon ang pangalan, dahil sa isang kadahilanan, gagamitin ang kanyang pangalan. Pero kung ating pag-aralan, itong ngayon ating bubuksan, ang prophetic view sa Biblia, ating titingnan sa ang aklat ng dalawang aklat ng Biblia, ang aklat ng Isaiah at ang aklat ng Apokalipsis, mayroon pong propesiya dyan patungkol sa iglesia. No? Pero gumagamit po tayo ngayon ng simbolo, ating pag-aralan ito. Paano gagamitin ng relihiyon ang pangalan ng ating Panginoon sa pandaraya? Saan ba natin yan mababasa sa aklat ng Isaiah? Babasahin po natin, no? Sa aklat ng Isaiah, sa Isaiah 4, versikulo 1. Tunghayan ninyo ito. Ano, ito yung isang prophetic view. Ito pong hinuhulaan na ito ng Panginoon. At mayroon po dito kayong matutunan. Sa Isaias 4, versikulo 1, ang iglesia nilalarawan po niya ng isang babae. Ating babasahin. "At pitong babae ay nagsisihawak sa isang lalaki sa araw na yaon. At nagsasabi, kami ay magsisikain ng aming sariling tinapay at magsusuot ng aming sariling kasuotan. Tawagin lamang kami sa iyong pangalan, alisin mo ang aming kadustaan." Na mapapansin ninyo, paano mo marirelate yan, Brother John, sa iglesia? Alam ninyo, sa Biblia, pag ating pag-aralan ang simbolo ng Biblia, ay nangangahulugan po ito ng isang babae. Na mapapansin ninyo, at ilang babae sa talata ang ating nababasa, no, na inyong nakikita. Pitong babae ay saan nanghahawak sa isang lalaki. At habang sila naghahawak sa isang lalaki, sabi niya dito, na nagsasabi, kami magsisikain sa aming sariling tinapay. Mangagsusuot kami ng aming sariling kasuotan. Tawagin lamang kami sa iyong pangalan. Ano po ang sinisimbolohan ng pitong babae, no, para hindi makikita ang kanilang kadustaan?
Ito po, ang pag ang Biblia magbabanggit ng seven, may kahulugan po yan. Ang ibig sabihin, ang number seven, that is complete number, no? Entirely, no? Completely, ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin sa pitong babae, ito po yung ano, buong opposite Christian religion, no? Ito yung buong kasaysayan ng opposite Christian religion na nanghahawak sila sa isang lalaki. Sino ba itong isang lalaki? Si Jesus Christ po yan. At habang sila nanghahawak kay Jesus Christ, sabi niya, habang hinahawakan nila si Jesus Christ, magsisikain kami sa sarili naming tinapay. Ano ba ang kahulugan ng tinapay? Aral po yan na ipapangaral ng iglesia. Ang babae nagsimbolo po ng iglesia. Pero itong iglesia na nanghahawak sa Panginoon, mayroon po silang sariling aral. Pangalawa, sabi nila, no, kami ay magsusuot ng aming sariling kasuotan. Naalala ko ang parabola ni Jesus Christ. Mayroon po isang parabola sa Mateo, no, ay mayroon pong ano, parabola patungkol sa isang piging. Nang inimbitahan ng ating Panginoon, nang imbitahan ng hari ang piging para sa kanyang anak, ay pinupuntahan niya yung kanyang mga inimbitahan, hindi pumunta. At nung pinuntahan lahat, ang lahat niyang inimbitahan, walang pumunta. Pumunta yung mga alipin, pumunta sa hari, na walang pumunta sa kanyang mga inimbitahan. Pero nagalit ang hari, sabi niya, pupunta kayo sa mga byways and highways. No? Papuntahin ninyo ang mga pilay, mga lumpo, lahat ng inyong makikita sa daan, papupuntahin ninyo. At nang nakikita nila, pumunta ang mga alipin, inimbitahan, ang maraming mga indicted. At nakikita ng hari, tinitingnan ng hari kung sila'y nagsusuot ng damit sa kasalan. At mayroong isa doon na hindi nagsusuot ng damit kasalan. At nung nakita niya ang isang tao na hindi nagsuot ng damit kasalan, anong ginawa ng ating Panginoon? Sabi niya, paano nangyayari, kaibigan, na nakapunta ka dito na walang damit kasalan? Sabi niya, at hindi siya makapagsalita. Sabi ni Jesus Christ, sabi ng sa parabola, gagapusin ninyo siya, itapon ninyo sa labas. At doon ang pagngangalit at pagtangis ng mga pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Na mapapansin ninyo, ang babaeng itong pito ay nagsusuot ng sarili nilang kasuotan. Ang kasuotan sa Biblia, symbol of Christ's righteousness. Pero itong mga iglesyang ito, hindi sila nagsusuot sa ano, katuwiran ng ating Panginoon. Mayroon po silang sariling damit. No, kung ating ikukumpara, pitong babae yan ha, that is entire opposite religion yan. Ang opposite religion, nang hahawak sila sa Panginoon, mayroon silang sariling kasuotan, mayroon silang sariling tinapay, kasi mayroon silang sariling aral, hindi aral sa tunay na iglesia. At anong hinihingi nila habang sila nanghahawak sa isang lalaki? Ang hinihingi ng pitong babae, tatawagin lamang kami sa iyong pangalan. Kaya nga ito yung ginagawa ng maraming relihiyon ngayon. Nang hahawak kay Kristo, magpatawag sa ngalan ni Kristo, pero mayroon po silang sariling turo. At hindi po turo ni Kristo ang kanilang daladala. Mag-ingat kayo niyan. Ating titingnan, kung ating ikukumpara, ang Isaiah 61 verse 10. Ito ang isang tunay na larawan sa tunay na iglesia. Kanina, Isaiah 4 yon. Ngayon, sa 61, ating babasahin ang 61:10. Ako'y nagagalak na mainam sa Panginoon, ang aking kaluluwa ay nagagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran, gaya ng kasintahang lalaki na nagpuputong sa putong ng bulaklak, na gaya ng kasintahang babae na nagagayak sa kanyang mga hiyas. No, hinalintulad niya, sabi niya, ako'y nagagalak na mainam sa aking Panginoon na aking tagapagligtas sapagkat kanyang binihisan ako ng damit ng kaligtasan. No? Kanyang tinakpan ako sa labal ng kanyang katuwiran. Ito yung larawan sa tunay na iglesia. At ilan ang babae dyan? Isang babae. No, napapansin ninyo, ang mga opposite, marami. No? Kaya nga mapapansin ninyo, bakit isa lang ang tunay samantalang ang opposite, pito?
Kasi marami ang lalabas sa huling kapanahonan, sa bago darating ang Panginoon, maraming mga relihiyon na lilitaw, gagamitin nila ang pangalan ng Panginoon para hindi makikita ang kanilang kadustaan. No? Ang kanilang kapital, pangalan lang ni Kristo. Kasi kung ang pangalan ni Kristo ang daladala nila, kahit anong turo nila, tanggap na ng mga tao. Kasi ang pangalan ng relihiyon nila nasa Biblia. At madali pong nadadaya ang mga tao. Ito po ang estratehiya ni Satanas. Pero ang tunay na iglesia, mayroon po siyang, ang Diyos po ang nagdadamit. Ang Diyos po ang nagsuot ng balabal ng katuwiran at damit ng kaligtasan. Now, ngayon ating titingnan, no? Gagawin nating malinaw. Brother John, yung sinasabi mong babae sa Isaiah 4:51, ay mababasa ba yan sa Biblia ang simbolo ng mga babae? Ang simbolo ng iglesia ay babae. Now, ating titingnan. What does the woman symbolize in the Bible? Ano ba ang sinisimbuluhan ng babae? Sabi niya dito, ang maganda at maayos na babae, ang anak na babae ng Siyon, ihihiwalay ko. No, mapapansin ninyo, ito po ang iglesia ng Diyos o ang Church of God, nagsisimbolo po sa isang babae. Ang Siyon, ito po yung kanyang bayan. No? Ang maganda at maayos na babae, ang anak ng babae sa Siyon, ihihiwalay ko. Isit aside niya. No? Sapagkat sila'y banal. Mapapansin ninyo sa 2 Corinthians, ating babasahin. 2 Corinthians 11:2. Sapagkat ako'y nanibubho tungkol sa inyo. Sinasabi ito ni Apostol Pablo sa iglesia. Sa panibughong ukol sa Diyos. Sapagkat kayo'y aking ipinangasawa sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad ng dalagang malilinis. No? Si Apostol Pablo nagsasalita patungkol sa iglesia. Pero hinihintulad niya ang iglesia, no? Sabi ni Apostol Pablo, ako'y mayroong panibubho sa inyo sapagkat kayo'y aking ipapag-asawa sa iisa. Gusto niyang ipag-aasawa kay Kristo upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na isang tulad ng dalagang malinis. No? Kaya nga, ang simbolo sa babae, simbolo po yan ng iglesia. Okay, nga ating makikita ang larawan sa prophetic symbol ng Panginoon sa Isaiah. Mayroong mga iglesia na nanghahawak sa isang lalaki at nagmakaawa, gagamitin lang ang pangalan. Pero mayroon silang sariling tinapay, mayroon po silang sariling kasuotan. At ito, iyan po ang mga piki na relihiyon. Pero ang tamang relihiyon, susuotan po sila ng damit ng Panginoon at katuwiran ng Diyos. Ngayon ating babasahin, no? At kung ating babasahin ang 54, dagdag na talata, versikulo 5, ito po yung sulat. Sapagkat ang may lalang sa iyo ay iyong asawa. Ang Panginoon ng mga hukbo ang kanyang pangalan at ang banal na Israel ay manunubos, ay iyong manunubos ang Diyos ng buong lupa. So, mapapansin ninyo, sapagkat ang may lalang ang iyong asawa. Ang iglesia, hinalintulad po ito na ng Biblia na mag-asawa. Na? At gusto ko rin babanggitin yung English kasi sa mga nanonood nating mga Cebuano sa Mindanao o sa ibang mga bansa na Bisaya, pag magbabanggit kasi ng asawa ay referring to woman lang yan. Kasi ang mga Bisaya, pag magbabanggit ng asawa, babae yan. Ang lalaki kasi bana. Kaya pag magbabanggit nito na pinag-asawa tayo kay Kristo, hindi ibig sabihin na si Kristo ay babae. Na kung ating babasahin yung 54:5, the law for thy maker is thine husband. No? Ang iyong ang iyong asawa sa Tagalog, lalaki yan sa Biblia. Kaya tinutuwid lang natin ngayon. So, inihalintulad na si Kristo ang asawang lalaki at ang iglesia naman ay asawang babae. No? So, kung ating titingnan din, no? Sa aklat ng Isaiah ang ating pinag-aralan kanina. Ngayon, tatalon tayo sa aklat ng Apokalipsis kasi ang ating ginagamit ngayon prophetic na mga aklat, no? Aklat ng mga simbolo, aklat ng hula. Kung ating pag-aralan ang aklat ng Apokalipsis, ito po'y aklat ng mga hula. Mayroon diyang isang babae na ating makikita na nakasakay siya sa hayop. Ang description ng Biblia sa Apokalipsis 17, kung inyong babasahin ang aklat ng Apokalipsis, mayroon po diyang dalawang babae.
Ang isang babae sa chapter 12, nagdamit siya ng araw o liwanag ng Diyos. Pero sa chapter 17, nakaupo po siya sa tubig. Nakaupo siya sa hayop at nakaupo sa pitong bundok. No? Kaya nga ating titingnan ito. Ang chapter 17, kasi pag magbabanggit ang Biblia ng babae, nagsimbolo po yun ng mga iglesia. Titingnan natin ang mga babae, sabi niya dito, no? Ang the great harlot, saan siya nakaupo? Nakaupo po siya sa maraming tubig. No? Nakaupo ang babaeng ito sa hayop na mapula at nakaupo po siya sa pitong bundok. Saan ba? At mapapansin ninyo, hindi lang siya nakaupo sa pitong bundok at mayroon pong hawak na kupa ang kanyang kamay. Oh, sabi niya dito, the wine cup. At kung ating pag-aralan, ang wine, nagsimbolo po yun ng kanyang mga doktrina. Ano ba ang doktrina ng babae niyan? Yung doktrina sa immortality of the soul. Diyan po na yan nagmula. Ang doktrina sa Sunday sacredness. Nang ang Linggo nagiging banal. Sa Biblia, ang banal, Sabado, sa kanyang turo, Linggo. Ang eternal torment, turo po yun ng babaeng ito. Saan po natin yan mababasa? Mababasa po natin yan sa chapter 17. Ating babasahin ang chapter 17, mula 1 hanggang 7. Ating babasahin. At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok. At nagsasalita sa akin na nagsasabi, pumaparito ka. Ipapakita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig. Tandaan ninyo itong babaeng ito, patutot, at ito'y bantog na babae. At siyang, nang siya'y pinakiapiran, na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa. At ang nananahan sa lupa, nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Ako'y kanyang dinala na nasa espiritu sa isang ilang, nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng pangalang pamumusong, na may pitong ulo at 10 sungay. At naramtan ang babae ng kulay obi at ng pula, at na nahihiyasan ng ginto at mga mahalagang bato, at mga perlas, at ang kanyang kamay may isang sarong ginto na puno ng kasuklam-suklam na mga bagay na marumi sa kanyang pakikiapid. Na mapapansin ninyo na isang larawan ang isang babae, saan siya nakaupo, ang unang nakipag-usap ang anghel na dati may hawak siyang pitong mangkok, isa sa mga hawak ng isang mangkok. Sabi niya, halika, ipapakita ko sa iyo, pumaparito ka, ang hatol sa babaeng bantog na patutot. Ang babae sa chapter 17, tinatawag niya ang patutot. At bakit siya nagpapatutot? Saan ba siya nakipapatutot? Mapapansin ninyo dito. At sabi sa verse 1, nakaupo siya sa tubig. Pag magbabanggit ang Biblia ng tubig, it symbolizes people, nation, kindred, and tongues. Mapapansin ninyo, nagsimbolo ito. Saan ba natin yan mababasa? Sa chapter 17:15. Kayo na lang ang magbabasa dyan. Mapapansin ninyo, na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa at lahat ng nananahan sa lupa. So, ibig sabihin, ang babae ito, bantog nga siya. Kasi lahat ng mga hari sa lupa nakikiapid sa kanya. At lahat ng nananahan sa lupa. No? At nalasing sa kanyang pakikiapid. Paano pa niya binabanggit? Kasi ang babaeng ito, mayroon hawak siyang kupa. At ang kupa na hawak niya, panglalasing. Ang ano pong kahulugan ng kupa ng hawak ng babaeng ito? Mga doktrina po yan sa isang relihiyon. Pag magbabanggit ang Biblia na babae, relihiyon po yan. Isang iglesia po yan. At isang iglesia na yan, yung cup na dala-dala niya, na nilalasing niya ang mga hari, mga doktrina po yan. Binabanggit ko na sa inyo yung doktrina niyang tatlo. No? Yung immortality of the soul, sa kanya po yan nagmumula. Kung gusto ninyong panoorin yung kalagayan ng patay, hindi po totoo na ang patay ay walang kamatayan. Panoorin ninyo yung aking topic sa YouTube, yung State of the Dead. No? Pangalawa niyang doktrina, yung Sunday sacredness, yung kabanalan ng Linggo. Wala po yun sa Biblia na ang Linggo ay araw ng pagsamba at banal. Siya po ang sa kanya po nagmula ang doktrina na yan. Ang ikatatlo niyang doktrina na nalasing ang mga hari sa lupa,
ayong doktrina sa tungkol sa eternal torment, na pagkatapos mamatay ang tao, maglangoy-langoy na siya sa impyerno. At kung babayaran mo, malilipat sa langit. Isa po yung kabulaanan. At dyan po yun, yan po ang mga doktrina na hawak niya. At ito po'y tinanggap sa Protestant world. No? Ang mapapansin ninyo, ang doktrina, at sino ba itong sinisimbuluhan ng babae? That is the symbol of the whole Catholic system, the papal system. No? Ang buong system ng papacy, yan po ang nagsisimbuluhan sa isang babae. Kasi ang isang babae, sinong iglesia na yan na bantog na ang mga hari nakikiapid? Ano ba ang tinatawag sa, ano ba ang sexual fornication, ang spiritual fornication? Paano ba yan natin maintindihan? Kapag ang doktrina ng pagano ay paniniwalaan ng isang Kristiyano, diyan po mangyayari ang tinatawag na spiritual fornication. Yan po ang naaring pakikiapid. No, napapansin ba ninyo, paano ba nakikiapid ang mga hari sa lupa at ang nananahan sa lupa? Ganito po yun mangyayari. Kapag ang isang simbahan, gagawa siya ng doktrina, at ang doktrinang mali, tatanggapin sa tunay na iglesia, ay nakikiapid po yan. Yan po ay tinatawag na spiritual fornication. Nakipag-fornicate ka spiritually. At doon ka, kaya nga sinasabi ng Biblia sa verse 2, no, siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa at ang mga nananahan sa lupa na lasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Kasi ang mga doktrina niya, ito po'y naglalasing sa mga tao na nananahan sa lupa. At ulitin natin sa verse 3, ako'y kanyang dinala na nasa espiritu sa ilang at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula na puno ng pangalang pamumusong na may 7 ulo at may 10 sungay. At alam ninyo, ang hayop na ito, nagsimbolo po yan sa isang bansa na inupuan ng isang simbahan. No? Ang ibig sabihin, kasi ang kanyang pamamahala, ano po yan? Civil power at saka ecclesiastical power. No, mapapansin ninyo, nagkakaroon ng union ang church at saka ang state. No? Ang simbahan at gobyerno, nagkakaroon ng union. Pero sino po ang mataas sa dalawa? Ang nakasakay ang mataas. Ang mataas sa dalawa, ang simbahan. Kaya nga, ang gobyerno ng Vatican, nakasakay ang simbahan. At ang simbahan ang nagdidikta. At walang sumasakay na hindi nagdidikta. Na, mapapansin ninyo, at ang hayop na yan, mayroong 7 ulo at 10 sungay. No, hindi na ito yung magtatagal yan, pinagliwanag ko lang yung simbolo niya. At naramtan ang babae sa kulay ubi at kulay pula. Hindi ba ninyo alam na ang paborito ng damit ng mga cardinals at mga obispo ay kulay ubi at pula? Ang obispo, kulay ubi. Ang mga cardinals, kulay pula. Ano ang damit ng babae? Naramtan ang babae sa kulay ubi at ng pula. At hinihiyasan ng ginto ang mga mahalagang bato at mga perlas at ang kanyang kamay. May isang sarong ginto na puno ng kasuklam-suklam ng mga bagay na marurumi at ng kanyang pakikiapid. Na mapapansin ninyo, nakikita na natin, mayroon siyang hawak, di ba? Ang babaeng ito nakaupo sa tubig, nakaupo sa hayop, at nakaupo sa 7 bundok. Ito yung mga talata. At mayroon siyang hawak na cup, no? At ito po yung mga doktrina, kung ano ang dahilan na nalasing. Ang doktrina na daladala niya, ito po yung naglalasing, hindi lang sa mga hari, hindi lang sa mga tao, naglalasing sa iba pang mga opposite religion. Ating babasahin, ha? Sabi niya dito, sa 5, sabi niya, at sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalang hiwaga, dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at ang mga kasuklam-suklam sa lupa. Na napapansin ba ninyo, itong babaeng ito, mayroon siyang anak. Paano kung sasabihin na anak? Itong babaeng ito, nakikiapid, patutot siya. Pero mayroon din siyang mga anak na mga patutot pa. Ha? Sabi niya, bakit mayroon siyang mga anak na patutot? Sabi niya dito, ang kanyang noo mayroon nakasulat na pangalan, Hiwaga Dakilang Babilonya. Kasi ang kanyang doktrina galing sa Babilonya, ina ng mga patutot.
I-underscore ko sa inyo ngayong gabi yung sinasabi na siya ang ina ng mga patutot. Kung siya ang ina ng mga patutot, mayroon siyang anak. Ang anak niya puro babae. At yung anak niyang puro babae, mga iglesia po yan, nagdala sa pangalan ni Kristo. No? Dala-dala nila ang pangalan ni Kristo, kinuha nila ang pangalan sa Biblia, ngunit ang doktrina ay doktrina ng kanilang ina. No? Ang mga anak niya, mga patutot din. Kaya mapapansin ninyo, ang babae sa Isaiah 4 at ang babae sa Revelation 17 ay isang grupo lang po yan ng mga babae, hindi po yun sila magkahiwalay. No? Mapapansin ninyo, at sa size, no? Patut, ina ng patutot ang mga kasuklam-suklam sa lupa. At nakita ko ang babae na nalasing ng dugo ng mga banal at ang dugo ng mga martir ni Jesus. At ang aking nakita, siya ay nagigilalas at ako'y malaki ang panggigilalas. No, mapapansin ninyo, yun ang nakita niya, no, itong babaeng ito nalasing sa dugo. Kung inyong titingnan, o kahit sa YouTube, kung gusto ninyong itatype ang word na Inquisition sa YouTube, makikita ninyo kung gaano karami ang pinatay ng mga ang simbahang ito. Kung inyong titingnan ang tala sa kasaysayan, gaano karami ang mga pinapatay sa papacy sa during medieval time, umaabot ng 50 million ka mga martyrs na tinatawag nilang mga heretics. Kung gusto ninyong malaman ang aking sinasabi, itatype ninyo ang words na heretics sa YouTube o Inquisition of the Heretics. Inyong matutunghayan, inyong malalaman gaano karami ang pinatay nila. At sa tala ng Biblia, at sa tala ng kasaysayan, marami pa sila ang simbahan, marami pang pinatay kaysa gera ng First World War at sa kasikan World War. Kasi ang First World War, 10 million lang ang namatay. Sa Sikan, mayroong 30 million. Pero ang pinatay sa simbahan during sa medieval time nang naghari ang papal supremacy mula 538 hanggang 1798 na sa 50 million ka mga martyrs na mga lingkod ng Panginoon ang sinunog nila pinatay sa sari-saring uri ng pagpatay. Kaya mapapansin ninyo, mayroong babae sa 17 na nakikiapid at mayroong patutot na anak. So mapapansin, ano ang sinisimbuluhan ng babae sa Biblia? Nagsimbolo po yun ng iglesia. No? Nalasing sa kanyang alak. At ang alak nila, ito po yung naglasing sa mga hari at lahat ng nananahan sa lupa. Ating pag-aralan ngayong gabi, ang isa pang babae sa chapter 12. No? Kung ating titingnan ang chapter 12 ng Apokalipsis, ating babasahin sa 12:1 hanggang 6. No? Sabi niya dito, ang isang dakilang tanda nakita sa langit, isang babae naramtan ng araw, at ang buwan nasa ilalim ng kanyang mga paa, at ang kanyang ulo may isang putong ng 12 bituin. Siya ay nagdadalang tao at sumisigaw, no? Sumisigaw ng pagdaramdam sa panganganak, sa hirap upang manganak. No, mapapansin ninyo, bago nating ililipat ang verse 1 at 2 lang. Nakikita ni Apostol Juan ang isang tanda sa langit, no, nakikita niya ang isang babae, ang kanina kulay ubi at pula, pero ang babae sa chapter 12 kakaiba. Naramtan siya ng araw. Ang kanyang damit ay araw. Ang kanyang kasuotan ay liwanag ng araw. No, ano pa? Ang buwan naman nasa ilalim ng kanyang mga paa. Mamaya, tunghayan ninyo yan, aking ipapaliwanag yun isa-isa. Ano bang sinisimbuluhan ng babae? Nandito po tayo sa propesya, paano natin kilalanin ang mga peaking iglesia at tamang iglesia. Nandito po tayo sa true church at nasa chapter 12 tayo. No? Isang babae na nararamtan ng araw, ang buwan nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang ulo, mayroong putong ng korona ng 12 bituin. No? At siya ay nagdadalang tao at sumisigaw sa pagdaramdam sa panganganak. At hirap upang manganak. No? Yan yung kalagayan niya. Sa verse 5, siya ay nanganganak ng isang lalaki na naghahari ng panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At ang kanyang anak inagaw dinala hanggang sa Diyos hanggang sa kanyang luklukan. At tumakas ang babae sa ilang
pagkatapos niyang nanganak, no? At doon siya inihanda ng Diyos sa isang dako upang doon siya aampunin 1,260 araw, no? Ipapaliwanag natin 'yan mamamaya, no? At sa 3 at 4, mayroon pang tanda na nakikita si Juan. At ibang tanda ang nakikita sa langit. Narito ang mapula na 7 ulo at 10 sungay. At ang kanyang ulo may 7 diadema. At isa, ulitin ko, ang isang tanda na nakita sa langit, narito ang isang malaking dragon na mapula. May 7 ulo at 10 pitong ulo at 10 sungay, at ang kanyang mga ulo may 7 diadema. At kinaladkad ang kanyang mga buntot, ang 3rd bahagi ng mga bituin sa langit, inihagi sa lupa, at lumagay ang dragon sa harapan ng babae na nanganganak na upang lamunin ang kanyang mga anak pagka anak niya. Na mapapansin ninyo ang description ng Biblia sa isang babae, uulitin natin ang description, at ito po yung true church. Ito po yung tunay na iglesia. Mayroong tunay na iglesia sa Isaias na dinamtan, nagsusuot ng balabal ng katuwiran, dito sa Revelation mayroon din. At ang iglesia sa Isaias at ang iglesia sa Apokalipsis, pareho lang po yung iglesia. Isang iglesia lang po yan. No? Kung ating pag-aralan, nakikita ni Juan ang isang pangitain niya sa langit, nakikita niya ang isang babae na naramtan ng araw. Ang kasuotan niya ay araw. At nakatayo ang kanyang mga paa, nakatayo sa buwan. Ang kanya namang ulo, mayroong diadema na mga bituin. Na mapapansin. At nagbubuntis siya. At nagdaramdam sa panganganak. Isa-isahin natin yan. At nagbabago ang pangitain ni Juan, nakikita naman niya ang isang dragon na mapula. Na may 7 ulo at 10 sungay. Pag ang Biblia magbabanggit ng 7 ulo, no, that is the symbol of the completeness of his power. Kung paano si Satanas nag-umpisa sa kanyang pamamahala hanggang matatapos ang kanyang pamamahala, nagsisimbolo po yan ng 7. Ano po yung sinisimbolohan ng 10 sungay? Ano po yan? Favorite number of his kingdom. Kasi ang kaharian ng Diyos, number 12, no? Favorite number of the kingdom of God, number 12. Tribes of Israel, 12 apostles of Jesus Christ, that is favorite number of his church. Pero si Satanas, ang favorite number niya sa kanyang kaharian, number 10. Hindi po sila magkakatulad. Pero mapapansin ninyo, mayroon po siyang 10 sungay. Ha? Mapapansin ninyo at ang kanyang mga sungay, mayroong crown. Kasi nagsimbolo po yun ng kingly power ang kapangyarihan ni Satanas. At kinaladkad niya ang 3rd mga bituin sa langit kasi 1/3 sa mga anghel sa Diyos nadadaya sa kanyang pandaraya sa langit, nahulog dito sa lupa. No? Nang nahulog siya dito sa lupa, saan siya? No? Nang inihagi siya sa lupa, nalagay ang dragon sa harapan ng babae na manganganak ng isang anak na lalaki. At kung manganak itong babae, lalamunin niya ang anak. Alam ni Satanas na ang babae, ang church, ay lalabas si Jesus Christ dyan, at kung lalabas siya dyan, lalamunin ni Satanas. Kaya napapansin ninyo, si Jesus Christ nung ipinanganak, mayroon pong mga batas na pinapatay ang lahat ng mga anak mula 2 years old pababa. Kasi gustong lalamunin ni Satanas ang anak ng Diyos kapag ipapanganak. Pero hindi po nangyayari. No? Mapapansin ninyo, ang iglesia, manganganak po ng isang lalaki. Ang iglesia sa 17, ang anak niya mga babae. Sa 12, mayroon siyang anak, lalaki, at yung anak niyang lalaki dinala sa langit at naghahari ng panghampas na bakal. Now, ngayon dito, at nagalit ang dragon. Magbabasahin natin yung 17. Saan ba nagagalit ang dragon? Nagagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi ng kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patutuo ni Jesus. So ang iglesyang ito, ang identifying mark of this church ay tumutupad sa utos ng Diyos. Ating titingnan ang larawan ng babae. At ang larawan na ito ng babae, ito po yung tunay na iglesia, ang chapter 12. Mayroong piki na relihiyon, mayroong tunay na relihiyon, no? Mayroong false church na binabanggit, mayroon namang tunay na iglesia.
At ang ating pinag-aralan ngayon, ang tunay na iglesia. Ipapaliwanag ko konti para inyong maintindihan ito. No? Ano ang sinisimbuluhan ng kanyang kasuotan? Brother John, ang babaeng niyan ang nagsusuot ng damit araw. Ano ba ang kahulugan sa damit niyang araw? Kung ating babasahin ang aklat ng mga awit, 54, versikulo 11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good things will He withhold from them that walk uprightly. No, anong binabanggit ni, anong kahulugan ng araw? Kasi yung babaeng ito na tunay na iglesia, ang damit ni araw. Ano bang sinisimbuluhan sa araw na ating binabasa? No? For the Lord God is sun. No? Ang Diyos pala natin, ang Panginoon nating Diyos, siya pala yung araw, sinisimbuluhan na araw. At ano? Shield, no? Ang ano ba yung shield? Yung taming yan sa Bisaya, hindi ko lang ano sa Tagalog, no? The Lord will give grace and glory. Mapapansin ninyo, nagbibigay siya ng grasya at kaluwalhatian. Mapapansin ninyo, liwanag yung babae kasi nanggagaling yan sa Diyos. No? Mapapansin ninyo, kasi sinusuotan siya ng damit ng kaligtasan. No? Tinakpan siya ng balabal ng katuwiran, sangayon sa nababasa natin sa Isaiah. Kaya nga, mayroong iisa lang ang tunay na iglesia, pero ang piki, marami. Kaya nga, mag-ingat tayo kapag maraming na gumagamit sa pangalan ng Panginoon, nakahula na yan sa Biblia. Marami ang magsiparito sa aking pangalan. Pero ang pangalan na itatawag sa tunay na pangalan ng Panginoon, babaguhin niya sa bandang huli. Na ang ating titingnan ngayon, no? What about the moon? Atin munang isa-isahin itong kahulugan sa babae na tunay na iglesia. Ano naman yung kahulugan ang buwan na nasa ilalim sa paa ng babae? Kasi ang babaeng ito, nakatayo siya sa buwan. Ang buwan nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ano po ang kahulugan ng buwan? The written word, it symbolizes the written word of God which reflect light from Christ as the moon does from the sun. Di ba mapapansin ninyo ang buwan, wala siyang sariling liwanag. Saan ba nanghihiram ang liwanag ang buwan? Doon sa araw. Nagre-reflect. At itong buwan na inaapakan ng babae, nagsimbolo po yun sa salita ng Diyos. No? Kaya nga, hindi kataka-taka, sinusulat ni Salmista David sa Aklat ng Mga Awit 119-105. Ang salita mo'y ilawan na sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Sinong nagsabi niyan? Si David. Si David ay isa sa membro sa iglesia ng Panginoon. Sabi ni David, ang salita mo ay ilawan ng aking mga paa. Mapapansin mo, saan ba nakatayo ang babae? Saan ba nakaapak ang kanyang mga paa? Sa buwan. Kasi ang buwan, nagsimbolo po yan sa salita ng Panginoon na magiging ilawan ng kanyang mga paa at liwanag sa kanyang mga landas. What does the crown of 12 stars symbolize? Ano naman yung corona o diadema na ng kanyang ulo, no? Mayroon siyang 12-star na crown. Ano ang sinisimbuluhan? Itong tunay na iglesia. It symbolizes the leadership of the church. Oh, nagsimbolo po yan sa leadership ng iglesia. Sa Old Testament, ang iglesia ng Panginoon has been led by the 12 tribes of Israel. Kaya nga, at sa New Testament ay ang 12 apostle of Jesus Christ. Napapansin ninyo? Favorite number yan. Kaya nga, pitong mga bituin kasi nagsisimbolo po yon sa leader ng iglesia sa Old Testament at sa New Testament. Ano naman ang sinisimbuluhan sa batang lalaki? Nalalabas, di ba ang babaeng ito nagbubuntis? Nagsimbolo po yan sa Mesiyas na lalabas sa tunay na iglesia. No? At ang tunay na iglesia sa panahon na yan sa Old Testament ay ang Israel. No? Mapapansin ninyo, kaya nga saan ba lumabas si Kristo? Sa bansang Israel. Kaya nga ang babae, tunay na iglesia, ang bansang Israel, sila po ang tunay na bayan na pinili, chosen people, sila po ang tunay na iglesia. At mula sa Israel, lalabas ang tagapagligtas. Kaya mapapansin ninyo, sa ating babasahin, awaited for centuries by the Church of God, born into the world, a helpless babe, heated and attacked by Satan, caught up to God and His throne, and will rule all nations with rod of
iron. Nagsimbolo po yan kay Jesus Christ na lalabas sa kanyang bayan. Ha? The woman is a symbol of the true church. No? Symbol of God's true church. Kaya nga, pag ating pag-aralan, ang babae dyan sa chapter 12, nagsimbolo po yan sa tunay na iglesia. At ito po yung paglararawan ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, ang pangkalahatang pulong sa iglesia ng panganay na nakatala sa langit. At itong babae, tinatawag ito ni Apostol Pablo na iglesyang panganay na nakatala sa langit. Sino ba ang iglesyang panganay na nakatala sa langit? Kung inyong pag-aralan ang Biblia, sino itong iglesyang panganay? Israel po yan, mga Hudyo po yan. Sila ang unang pinili ng Panginoon. Saan ba natin mababasa? Sa Exodo 4:22. Sabi niya dito sa Exodo 4:22, at iyong sasabihin kay Paraon, sabi ng Panginoon kay Moses, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak na panganay. Kung ating pag-aralan ang Biblia, kung ipaglalarawan ang babae na ating pinag-aralan sa chapter 12, ang siya po ay tinatawag ni Apostol Pablo na iglesyang panganay. At ang iglesyang panganay, sino itong iglesya na itinatayo ng Panginoon na panganay? Ang kanya palang panganay na anak ay ang Israel, ang aking anak na panganay. Kaya nga ang iglesya na tunay sa panahon sa Old Testament, ang Israel. Ha? At mula sa Israel, lalabas ang taga-pagligtas. Kaya nga nanganganak siya ng isang batang lalaki. At sa gawa, no? Sa gawa, tinatawag naman ito ni Esteban, habang nagsasalita si Esteban sa harapan ng mga Sanhedrin, hindi naman iglesia ng panganay ang tawag niya. Ang tawag niya dito, sabi niya sa, babasahin natin, Gawa City 38. Ito yaong naruroon sa iglesia sa ilang. No? Iglesia sa ilang. Na kasama ng mga anghel na nagsasalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsisitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ah, mapapansin niya, Brother John, maaaring yung iba sa inyo magtanong, yung iglesyang panganay at yung iglesia sa ilang, magkakaiba ba yan? No, hindi po yun magkakaiba. Isang iglesia lang po yan, iglesyang Israel yan. No? Nung hindi pa sila lumabas sa Egypt, tinatawag siya ng Diyos na iglesyang panganay. Ngunit nung sila'y naglalakbay na sa ilang, tinatawag na siyang iglesia sa ilang. Kasi naglalakbay ang Israel sa ilang. Papunta sila sa Promised Land. Nung sila'y nasa ilang, tinatawag ang iglesia na yan na iglesia na nasa ilang. Nung nakarating na sila sa Promised Land, sa New Testament, nabago na naman ang pangalan. Iglesia na siya ng Diyos. Iglesia na siya ng Kristo. Iglesia na siya ng Panginoon. No? Iglesia na siya na nasa Jerusalem, nasa Antioquia, nasa Corinto. Ganyan ang katawagan sa kanya. Kung saan sila naroroon, yun ang pagkatawag sa kanya. Pero isang iglesia lang po yan. Kasi sa buong Biblia, Old at saka New Testament, isang iglesia lang, no? Na ano, sa buong henerasyon, isang iglesia lang ang itinayo ng Panginoon. No? Sa buong henerasyon ng kasaysayan, mayroon lang isang aral na binibigay ng Panginoon at kapag susundin, magiging membro ka niya sa tunay na iglesia. No? At tutunghayan ninyo ito hanggang inyong matatapos, inyong maintindihan ang buong aral natin. Kaya mapapansin ninyo, mayroong sulat si Apostol Pablo at gusto ko palang ibabalik. No? Ulitin natin yung binabasa kanila. Ulitin natin yung Gawa City 38. So, ito yaong naroon sa iglesia sa ilang na kasama ang anghel na nagsasalita sa kanya sa bundok ng Sinai. Kasama ang ating mga magulang na siyang nagsisitanggap ng mga aral ng buhay upang ibigay sa atin. No, napapansin ba ninyo? Ano ba itong aral na tinatanggap nila doon sa Sinai na ibinibigay sa atin? Ito po yung Ten Commandments. Habang sila naglalakbay sa ilang, dumaan sila sa bundok ng Sinai at tinanggap nila yung aral na buhay. Ano ba yung aral na buhay na tinatanggap nila? No, yun yung Ten Commandments ng Panginoon. At yung Ten Commandments na aral, sabi ni Esteban, ibinigay sa atin.
So, ibig sabihin, sa New Testament Church, ang Old Testament Church ang nagtatanggap sa kautusan. Pero sabi ni Esteban, no, sa iglesia sa New Testament, ibinigay ang kautusan sa iglesia sa New Testament. Kaya nga, mapapansin ninyo, hindi yan siya magkahiwalay. No? Saan natin mababasa sa Gawa City 38 at binabanggit ang iglesia na yan na iglesia sa ilang. Kaya nga ating pag-aralan, ang bansang Israel, mayroon siyang kahigitan sa ibang mga bansa. Ating pag-aralan ang Roma. O, sabi ni Apostol Pablo sa Roma 3:1 at saka hanggang 2. Ano nga ang kahigitan ng mga Hudyo? Ano nga ang kahigitan ng Hudyo? Sa anong ang pakikinabang ng pagtutuli? Marami sa anumang paraan, ang una sa lahat, ay pinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Mahigit-higit daw ang mga Hudyo sa ibang aral. At sabi niya dito sa 4 at 5 sa Roma, sa versikulo kapitulo 9, na pawang mga Israelita na sa kanila ang pagkakupop at ang kaluwalhatian, ang tipan at ang pagbigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang kapangakuan na sa kanila ang mga magulang at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman siya nawa. Na mapapansin natin, kung ating pag-aralan ang bansang Israel at ang bansa ng mga Hintil, sabi ni Apostol Pablo, mayroon siyang tanong, ano ba ang kahigitan? Ano ba kahigit? Ano ba kalamang ang bansang Israel sa ibang bansa? Sabi ni Apostol Pablo, ano ba ang pagkalamang sa pagkatuli? No, kasi mga tinuli sila, ang ibang mga bansa hindi tuli. Pero sabi niya dito, marami una sa lahat. Sa bansang Israel, no, sabi niya dito, ipinagkatiwala sa kanila ang aral ng Diyos. Mapapansin ninyo, kung mayroong aral ang iglesia ng Panginoon, iglesia ng Diyos, nagmula yan sa Israel. At tatanungin ko kayo, saan ba nanggagaling ang mga authors ng mga Bible natin? Sino ba ang sumulat ng Biblia? Wala pong mga Hintil na sumulat ng Biblia. Lahat ng sumulat ng Biblia nanggagaling sa bansang Israel. Kaya nga, mas higit ang bansang Israel kaysa ibang mga bansa. Kasi sa kanila pinagkatiwala ang aral ng Diyos. Bakit sa kanila pinagkatiwala? Kasi sila po ang pinili na unang iglesia. Pangalawa, no? Nasa kanila, pawang Israelita, nasa kanila ang pagkakupkup at ang kaluwalhatian. Sila ang tinatawag na mga chosen people, no? At sa kanila din nagmula ibinigay ang tipan at ang pagkabigay sa kautusan, di ba? Saan ba ibinigay ng Panginoon ang Ten Commandments niya na sinulatan niya sa 10 daliri? Binigay niya sa bansang Israel. Hindi niya ito binibigay sa ibang bansa. Saan ba nanggagaling ang Kristo na nagiging tagapagligtas natin? Nanggagaling ba sa bansa ng mga Hintil o sa bansang Israel? Sa bansang Israel. Kasi ang bansang Israel, ito yung tunay na iglesia. At mula sa bansang ito, manganganak siya ng isang lalaki. At ang lalaki maghahari sa panghampas na bakal. Kasi ang unang iglesia na pinili ng Panginoon, ito yung babae na binabanggit sa Apokalipsis 12. Now, ating babasahin ang Juan. No? Ito pang mga ibang referensya na aking ginagamit. Kasi, Brother John, kung ang sa Israel galing ang aral, mayroon bang mababasa sa Biblia na sa kanila nagmula ang kaligtasan? Mayroon po. Mababasa natin sa Juan 4, versikulo 22. No, kung ating babasahin ang Juan 4:22, kausap po ni Jesus Christ dito ang babae na Samaritana sa balon. No? Habang siya nakaupo sa balon, nag-igib yung isang babaeng bao. Sabi niya dito, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. No, mapapansin ninyo sinong may sabi niyan? Si Jesus. Ang kaligtasan saan nanggagaling? Sa mga Israelita, sa mga Hudyo. Kaya kung mayroong aral na galing sa Diyos, ang aral nagmumula sa Israel. Ha?
Bakit aking dinidiin na ang tunay na iglesia ang aral na galing sa Israel? Kasi ang iglesia na piki, ang aral galing sa Roma, galing sa Batikan. At itong mga aral na galing sa Roma, galing sa Batikan, mga patutot po yun, mga babae. No? At inyo yung matutunghayan mamaya kasi ang turo na galing sa Roma nagiging popular po ngayon. At hindi po popular ang turo na nanggagaling sa Israel. Mamaya inyo yung tutunghayan, huwag kayong kukurap sa ating ano, kasi marami pa akong i-reveal sa inyo paano ninyo kilalanin ang tunay na relihiyon. Ating babasahin ang Gawa 1:8. Sabi niya dito, datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang bahagi sa lupa. Ang tunay na relihiyon, ang aral, nagmula sa Jerusalem. No? Inutusan sila ng Panginoon mangaral mula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang bahagi sa lupa. Kaya nga, ang tunay na aral nagmula sa Israel. Kapag mayroong aral na hindi nagmula ang doktrina sa Israel, hindi po yun tunay na relihiyon. No? Kung mayroong doktrina na ang doktrina katulad sa doktrina sa relihiyon sa Israel, tunay po yung relihiyon. Pero kapag ang ano, kapag mayroong aral na hindi katulad sa original, piki po yan. Kaya nga, mag-ingat kayo sa aral. Huwag ninyong titingnan ang relihiyon sa kanyang pangalan. Titingnan po siya, titingnan ninyo ang kanyang aral kung saan ang gagaling. Ngayon ating titingnan, paano natin kilalanin ang tunay na iglesia? Malapit na po tayo. At dito po tayo magtatapos sa yugtong ito. So kung mayroong tunay na iglesia, paano natin yan kilalanin, Brother John? Ang Diyos ang dapat magtagubilin. So kung mayroong iglesia ang Diyos at gusto nating kilalanin ang tunay na iglesia, ay ang Diyos po ang mayroong karapatan na siya ang magtagubilin. Paano ko sasabihin? Kasi sa ating kapanahunan ngayon, maraming iglesia. Kanya-kanyang angkin ang pangalan. At lahat pong mga iglesia, sila po ang nagtagubilin sa kanilang sarili. Sila po ang nag-aangkin na sila ay mga iglesia ng Diyos ang kanilang patunay pangalan. O for example, ang iglesia ni Kristo. Sino bang nagsasabi na sila ay iglesia ni Kristo? Ang iglesia ni Kristo ang nagsasabi o si Kristo? No? Kapag ang iglesia ni Kristo ang magsasabi na siya ay iglesia ni Kristo, hindi po 'yan ano, authentic na katotohanan. Paano ko sasabihin? Sino ang nagsasabi, si Kristo o ang iglesia ni Kristo na siya ang totoo? Ginamit lang niya ang pangalan ni Kristo, pinaristro lang niya sa sick at tinatawag na niya ang kanyang sarili na iglesia ni Kristo. Hindi po 'yan nangangahulugan na tama siya. Hindi po yan authentic na siya ang tunay na iglesia ni Kristo. Titingnan po natin ang aral sa tunay na iglesia ni Kristo. Kung titingnan ninyo ang iglesia ni Kristo sa Biblia, ano ba ang araw ng pagsamba sa tunay na iglesia ni Kristo? Kung hindi po sila magkakatulad, bugos po yan, piki po yan. Kaya nga mapapansin ninyo, makikilala natin ang tunay na iglesia kung ang Diyos ang siyang nagtagubilin. No? Ang Diyos dapat ang magtagubilin sa kanyang tunay na iglesia. No? For example, ang iglesia ng Diyos, sasabihin nila na kami ang iglesia ng Diyos. No? Sa panahon nila, hindi yan magkakasalungat. Isa lang yan, ang iglesia ng Panginoon, iglesia ng Diyos at iglesia ni Kristo. Kahit saan sila ni Apostol Pablo, papasok dyan sa mga iglesia na yan, tatanggapin kasi pareho ang aral. Pero ngayon, hindi na magkapareho kasi kanya-kanyang angkin sa pangalan ng ating Panginoon. O una nating palatandaan paano natin kilalanin ang tunay na iglesia kapag ang Diyos siya ang magtagubilin sa kanyang iglesia. Saan po natin mababasa? Sa aklat ng 2 Corinto 10:18 atin pong mababasa. Ito yung sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi subok ang nagtagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtagubilin ng Panginoon. No, ano bang ibig kong sabihin? Kapag ang relihiyon siya ang nagtagubilin, na siya ang tama, hindi po yun subok, sabi ng Panginoon. Ang subok, kapag ang Panginoon siya ang magtagubilin sa kanyang sarili.
Kaya nga, ngayong gabi, ating hahanapin ngayon, ating kilalanin ang tunay na relihiyon. Ang Diyos mismo ang ating titingnan kung ano ang tagubilin ng Diyos patungkol sa tunay na relihiyon. At atin po yung pag-aralan sa huling bahagi, ating pag-aralan ang kanyang pangalan. Atin munang pag-aralan ngayon ang karakteristik, no, sa tunay na iglesia sa ipinagtagubilin ng ating Panginoon. No, saan natin mababasa, no? Paano natin makikilala ang Panginoon, no, ang sa Panginoon? Sabi niya dito, ang sabi ng tagubilin ng Panginoon, makikilala ninyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Sabi nila dito sa Matthew 7:16, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Makakapitas ba ng ubas sa tinikan? O ang igos man sa dawagan? Makahanap ka ba ng ubas doon sa tinikan? Kahit maghapon ka doon maghanap, wala kang mahanap na ubas. No? Mayroon ka bang igos na mahanap doon sa dawag? Wala. Kaya nga, ang tunay na relihiyon, makikilala mo siya sa kanyang bunga. Ngayong gabi, ating pag-aralan, ano po ang bunga ng tunay na relihiyon? Ito po yon. Dapat, kung ating kilalanin ang tunay na relihiyon, ang Diyos po ang magtagubilin. Hindi po ang ang may-ari ng relihiyon. Kapag ang may-ari kasi ng relihiyon, pandaraya po yan. Dapat ating kilalanin kung ano ang tagubilin ng Panginoon sa kanyang tunay na iglesia. Una kanina, ang kanyang bunga. So, paano natin malalaman ang kanyang, ng relihiyon nito? Makikita natin ang kanyang bunga. Atin, babasahin natin ang Hebreo 8:10. Ating titingnan ang talata. Ito yung pakipagtipan na gagawin ng Panginoon. 8:10, ating babasahin. Sapagkat ito ang pakipagtipan aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos sa araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip at ang kanilang mga at sa kanilang mga puso aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. No, ito yung tagubilin ng Panginoon, paano siya magiging ating Diyos at paano naman tayo magiging kanyang bayan. Na mapapansin ba ninyo ang tagubilin ng Panginoon kung paano tayo magiging kanyang bayan at paano siya magiging ating Diyos? Diyos po ang nagtagubilin at ang tagubilin ng Panginoon, isusulat niya ang kanyang kautusan sa ating mga pag-iisip. Ang Diyos po ang nagtagubilin. Anong sabi? Ang kautusan ng Diyos isusulat niya sa ating pag-iisip. No? At sa ating mga puso, ang kanyang mga, isusulat niya sa ating mga puso, ang kanyang mga utos. No? Sa ating isip at puso, isusulat niya ang kautusan. So therefore, kapag isulat niya ito sa ating isip at puso, ang tunay na iglesia ng Diyos, sumusunod po yan sa utos ng Diyos. Kapag mayroong relihiyon na hindi sumusunod sa 10 utos ng Diyos, bugos po yan. Hindi po yun tunay. Kaya nga, paano natin kilalanin? Ito po yung tagubilin ng Panginoon. At kung masusulat na ng Diyos sa isip natin at sa puso ang kanyang kautusan, anong sabi niya sa bandang huli? Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Naalam na ba ninyo kung paano tayo magiging bayan niya? At paano natin siya magiging Diyos? Kapag ang batas ng Diyos masusulat sa ating isip at puso. So therefore, ang totoong bayan ng Diyos, tumutupad sila sa utos ng Diyos. No? Kaya nga, makapasa lang ang isang relihiyon na sila ay bayan. Kapag mayroong relihiyon, dala-dala ang pangalan ni Kristo at hindi sumusunod sa 10 utos, lalabas po kayo dyan. No? Hindi po yung tunay na relihiyon ni Kristo, ginagamit lang ang kanyang pangalan. Pangalawa, nagtuturo po ito ng kautusan. Ay, kaya nga, pagkatapos niya isulat ang kanyang kautusan sa ating isip at puso, ito yung magiging kung ano tayo. Ito po yung tagubilin ng ating Panginoon. Sabi niya dito sa Isaiah 8:16, no? Sa King James Version, sabi niya, "Bind up the testimony, seal the law among my disciple." Sabi niya dito,
talian mo ang patotoo. Itatatak mo ang aking kautusan sa kalagitnaan ng aking mga alagad. Na mapapansin ninyo, ano ang tatak ng Diyos sa kanyang mga alagad? Ang kanyang kautusan. So itong kautusan na sinusulat sa ating noo at sa ating puso, nagiging tatak po ito sa bayan ng Diyos. So ang bayan ng Diyos, mayroon po siyang tatak. At ang tatak niya, ito po yung batas na nakasulat sa ating noo at sa ating puso. Ito po yung nagiging tatak. At sa ating babasahin yung versikulo 20, ito po yung nakasulat. At sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Ito na yung palatandaan sa tagubilin ng Panginoon. Kung sa relihiyon na tunay at sa piki, makikilala mo na. Kung sila sa kanilang pagtuturo at sa pangangaral, kung hindi nila tinuturo ang kautusan ng Diyos, sabi niya, ito ang dahilan, tunay na walang umaga sa kanila. Kung walang umaga sa kanila, Brother John, ano ang kanilang kalagayan? Dilim. Madilim ang kanilang kalagayan. Wala kayong kinabukasan dyan. Kung ganyan ang ano. Kasunod nating pag-aralan, no? Ito po yung sinasabi ni Apostol Juan. Ang bayan ng Diyos, kautusan, no? Nakasulat sa noo, at kapag isip at puso at sila, ito yung sa pagtuturo ay itinuturo nila ang kautusan. Nasusulat ni Apostol Juan 2:4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos, sinungaling at ang katotohanan wala sa kanya. Maraming relihiyon ngayon nagsasabing kilala ko ang Diyos, ako po'y naglilingkod sa Diyos, bilong ako sa Religion of Christ. Pero ang tanong, ay itinuturo ba ng inyong religion ang Ten Commandments, ang kautusan ng Diyos na sinusulat sa noo at sa puso? Kung hindi po ito nagiging turo ng relihiyon, no? Kahit sabihin mo, sasabihin mong nakikilala mo ang Diyos, pero hindi tumutupad ng kanyang mga utos, sabi ni Apostol Juan, ang relihiyon niyan ay isang sinungaling at ang katotohanan wala sa kanya. Mayroon pong sinasabi si Jesus Christ, paano? Ito po yung tagubilin. Si Jesus Christ, mayroon pong tagubilin mismo sa tunay niyang relihiyon. At ito po yung kanyang tagubilin. Sa Juan 14:15, 21 at 23, ating babasahin. Kung ako'y inyong iniibig, anong sabi ni Jesus? Tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang tunay na anak ng Diyos, tumutupad sa utos ang ayon sa sulat ni sinasabi ni Kristo. Sa 21, ang mayroon ng aking mga utos at tumutupad sa mga yaon, siyang umiibig sa akin. Ito yung palatandaan. At ang umiibig sa akin, iibigin ng aking ama. At siya'y iibigin ko. At ako'y magpapahayag sa kanya. Sumagot si Jesus sa 23 at sinasabi sa kanya, kung ang sino mang umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita. Siya'y iibigin ng aking ama at kami pa sa kanila, kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Now, mapapansin ninyo sa sinasabi ni Jesus Christ, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, ang palatandaan o ang bunga, paano natin kikilalanin ang tunay na iglesia sa kautusan? Ang utos, dala-dala nila. Katulad sa Old Testament church na mayroong Ten Commandments, dala-dala nila ang Ten Commandments sa kaban ng tipan. Ganon din ang iglesia sa New Testament. Ang New Testament, iba, hindi na dala-dala ng bayan ng Diyos ang kaban ng tipan. Dito na nakasulat sa noo at sa puso. Kaya nga, hindi wala ng kaban ng tipan ngayon. Na, mapapansin ninyo, ganyan ang palatandaan. Sa Apokalipsis 12, alam niyo kung anong dahilan kung bakit si Satanas nagagalit sa babae? Ito yung pagkakilanlan natin sa iglesyang ito. At narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal. Sabi niya dito, na mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at nang humahawak sa matatag sa pananampalataya ni Jesus. Kaya nga, kasi bakit ang babaeng ito nagiging banal? Dagdadamit ng araw, nagsuot ng liwanag kasi
tumutupad siya sa utos ng Diyos. Kasi kung hindi natin tutuparin ang utos ng Diyos, kasi sangayon sa unang Juan 3:4, ang paglabag sa utos ng Diyos, kasalanan. Kaya nga ang tunay na iglesia tumutupad sa utos ng Diyos. Kasi kung lalabag siya sa utos ng Diyos, makasalanan siya. Kaya therefore, ang tunay na iglesia tumutupad siya sa utos ng Diyos. No? Saan po natin yan mababasa? Sa unang Juan 3:4. Babasahin natin. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan, sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Na napapansin ba ninyo kung bakit tumutupad sa utos ang tunay na iglesia? Kasi ang dahilan sa kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ano ba ang kasalanan? Ito po ay pagsalangsang sa kautusan. Kaya nga ang tunay na iglesia, sinulatan ng Diyos sa kanyang utos. Para tutuparin ng utos, tutuparin ng tunay na iglesia, ang utos ng Diyos. No? Kaya nga, sabi niya dito sa 12:17, kaya nga ito yung dahilan na nagagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi ng kanyang binhi na siyang nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at may patutuo ni Jesus. Sino ba itong dragon? Si Satanas. Nagalit si Satanas sa iglesia na tumutupad sa utos ng Diyos. No? Mamaya, ating titingnan, ano bang nakasulat sa utos ng Diyos? Napapansin ba ninyo ngayon? Lahat ng mga relihiyon ngayon sa buong mundo, tatlo lang ang pinipili nilang araw ng pagsamba. Ang mga Muslim, araw ng Biyernes. Ang Israel at saka Adventist, Sabado. Lahat ng relihiyon, Linggo. At hindi din aksidente sa cross ng Kalbaryo, tatlo sila. No? Pero saan si Jesus sa tatlo? Nasa kalagitnaan. No? Nagsimbolo. Kung inyong hahanapin ang tunay na iglesia, nasa kalagitnaan. So, sa lahat ng mga relihiyon sa tatlong araw na kanilang pangilin bilang pananambahan sa Panginoon, ang Muslim, Biyernes, ang Adventist at Israel, Sabado, lahat ng relihiyon, Linggo, alin dito sa tatlo ang tunay at tama sangayon sa Biblia? Kung ating pag-aralan ang sampung utos ng Diyos, kung ang batayan sa pagkilala sa tunay na iglesia ay ang kautusan na nakasulat sa noo ayon sa tagubilin ng Diyos at sa puso. Anong araw dapat ang nakasulat sa sampung utos? Mamaya ating tutunghayan yan. Kasi nakasulat po sa Biblia. Na? Kaya nga mapapansin ninyo, nagagalit si Satanas ang dragon sa babae na tumutupad. Itong babae, ang binhi ng babae, tumutupad sa utos ng Diyos. Kasi ito lang yung relihiyon na nagtuturo ng tama. Lahat na labas dit sa relihiyon na ito ay mandaraya. Ngayon ating babasahin ang sulat ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo 6:14. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ito yung bili ni Apostol Pablo sa kay Timoteo. Tutuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang kailan? Hanggang sa pagdating, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi paglabangin mo yung utos, magkakasala ka. Hindi ka na maliligtas pag ikaw ay isang makasalanan. Kaya sa bayan ng Diyos, tumutupad po sa utos. Maraming relihiyon ngayon na nagsasabi, wala na yung Ten Commandments, wala na yung sampung utos, kabulaanan po yan. Yung tinig na inyong narinig, hindi po yung tinig ng Diyos. Iyan po yung tinig ni Satanas, isang mandarayang mangangaral. Mag-ingat po kayo niyan sapagkat ang bayan ng Diyos sumusunod sa utos ng Diyos. No? Mayroong, Brother John, maaring mayroong magtanong. Kasi ang turo ng marami, sabi nila, ang Ten Commandments sa Old Testament lang yan. Sa New Testament, hindi na po tinuturo ni Kristo ang Ten Commandments. Sinong nagsasabing hindi niya tinuturo? No? At alam ninyo, manangangaral ako doon sa kulungan sa Tagaytay City. Mayroong isang nakakulong doon, dating daan. Siya po'y kumbertido sa isang dating daan. Noong ako'y nagtuturo patungkol sa utos ng Diyos, sinasabi niya, Brother John, ang sampung utos para lang yan sa Israel. Sabi ko, sinong nagsasabi na yan ay para lang sa Israel? Kung para lang sa Israel, bakit hinuhuli kapag mayroong pumapatay? Bakit huhulihin ka kapag mayroong magnakaw?
Ibig bang sabihin, labas na tayo sa sampung utos? Kung ibig sabihin, libre na ba tayo na lalabagin natin ang sampung utos? Pwede na ba tayong magsinungaling laban sa ating kapwa? Hindi po pwede. Pwede na ba tayong mangangalunya? Hindi po yan pwede. Kaya nga, kung mayroong utos ng Diyos na sinusulat sa ating isip at puso, sampung utos po yan. No? At abangan ninyo ang aking turo sapagkat itatapik ko sa inyo ang apat na magkakaibang utos. Kasi dito nalilito ang maraming relihiyon sa utos ng Panginoon sapagkat pinaghalo-halo nila ang apat na huri ng utos. Kasi sa Biblia, mayroong tinatawag na moral law, mayroong tinatawag na ceremonial, mayroong civil, at mayroong health. At magkakaiba po ang mga batas na yan. Ang batas ng Diyos, hindi lang po iisa. At sa susunod, abangan natin yan. Gagawin natin yang malinaw sa ating turo sa YouTube at sa FB upang maintindihan ninyo ang turo ng Panginoon. Ngayon ating pag-aralan, maraming nagsasabi na ang Ten Commandments sa Old Testament lang yan. Sa New Testament, hindi na yan turo ni Kristo. At yung dating daan na kausap ko, sabi niya, mapapatunayan mo ba sa New Testament na si Kristo mismo tinuturo niya ang Ten Commandments? Sabi ko, mapatunayan natin yan sa New Testament. No? Isa-isa. Ngayong gabi, patunayan ko sa inyo, saan ba natin mababasa sa Biblia na ang Ten Commandments turo din ni Jesus Christ sa New Testament? Ating babasahin ang Matthew 19:16-19. Ating babasahin. Sabi niya, Jesus Christ, sabi dito sa Mateo, narito lumapit sa kanya ang isa at nagsasabi, Guru, anong mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Magandang tanong, ano? Tanong niya, anong mabuting bagay na gagawin upang magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sa 17, sinagot ito ng ating Panginoon. At sinabi niya sa kanya, Bakit mo itinanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, iingatan mo ang mga utos. Sinong may sabi niya na iingatan ang mga utos? Si Jesus Christ. At sa 18, sinasabi niya sa kanya, ito yung binatang mayaman, alin-alin. At sinasabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, huwag magsaksi ng di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Aling utos, tatanungin kita, aling utos ang tinuturo ni Jesus Christ? Saan na nakasulat ang kautusan na yan? Sa 10 utos sa Old Testament. Kaya mapapansin ninyo, maraming mga relihiyon nagsasabi na sa New Testament wala ng 10 utos. Hindi po yan totoo. Mababasa po natin litra por litra na tinuturo ni Jesus Christ ang Ten Commandments. No? Hindi po totoo. Kasi kung wala na ang Ten Commandments, sabi, kung wala na, pwede na tayong pumatay na hindi tayo magkakasala. Pwede na tayong magnakaw, pwede na tayong mangangalunya. Pero pwede ba? Mayroon ka bang kapayapaan kung gagawin mo yan? No? Wala kang kapayapaan. Dahil ang paglabag sa kautusan ay isang kasalanan. At kung sa totoo lang, kung susundin lang ng tao ang 10 utos ng Diyos, hindi na kailangan ang pulis, hindi na kailangan ang mga bangko, ang kandado sa inyong pintuan, mga grill sa inyong bahay kasi walang magnanakaw. Ang buong mundo payapa, walang huhulihin ang pulis. Ang mga pulis magtatrabaho yan kasi payapa ang buong mundo. Kasi ang kautusan ng Diyos ay nangangahulugan ng kapayapaan kapag ito'y susundin ng tao. Ang dahilan kung bakit mayroong kaguluhan at walang kapayapaan, hindi tinuturo ng mga relihiyon ang batas ng Diyos. Pero ang tunay na relihiyon, tinuturo ang batas ng Diyos. No, ating dito tayo. Sabi ni Jesus Christ, ito yung kahulugan ng kanyang kautusan. Sabi niya dito, at nalalaman ko ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. At ang mga bagay na sinasalita ko sa iyo, sinasabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Sabi ni Jesus Christ, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin sumasampalataya,
gagawin naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Maraming mga nagsasabi na sa Old Testament lang yung kautusan, sa New Testament, grasya na tayo, pananampalataya na ang bisis ng ating kaligtasan. Pero anong sabi ni Jesus Christ sa 14:12? Ang sumasampalataya sa akin, gagawin naman niya ang mga bagay na aking ginagawa. Si Jesus Christ ba ay lumalabag sa utos ng Diyos o sumunod? Kung si Jesus Christ sumunod, dapat ka ring sumunod. Kaya nga ito yung sabi niya sa Mateo 7. No, ating babasahin ang Mateo 7. Mateo 5, 17 hanggang 19. Ating babasahin. Huwag ninyong iisipin, ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. No, mapapansin, isang tuldok at kudlit hindi mawawala. Sabi ni Jesus, huwag ninyong isipin ako'y naparito na sirain ang kautusan. Hindi yan mangyayari. Mas madali pang mawala ang langit at lupa kaysa mawala ang tuldok at kudlit ng kautusan. Yung kama, hindi nga mawawala. No? At sabihin pa ninyo ang Ten Commandments, nawawala. No? Sa 19, kaya't sino mang sumusuway sa isa sa kaliit-liitan sa utos na ito, ituturo ang gayon sa mga tao, tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat, sino mang gumaganap at ituturo, tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at parisyo, sa anumang paraan, hindi kayo makapasok sa kaharian ng langit. No? Bakit kung hindi natin hihigitan ang eskriba at parisyo? Ang mga eskriba at parisyo, Sabbath keeper sila. Ano ba ang araw ng pagsamba sa mga Hudyo? Sabado. Ano bang nakasulat sa Ten Commandments ng Panginoon? Ang araw ng pangilin, pagsamba, Sabbath dapat, hindi Linggo. Pero ang mga bugos at mga piki na religion, Sunday. No? Mapapansin ninyo yan. Mamaya ating tatalakayin yan, inyong maintindihan yan. Pero mapapansin ninyo kung ang inyong katuwiran hindi hihigit sa katuwiran ng eskriba at parisiyo, hindi kayo makapasok. Ano bang eskriba at parisiyo, sila po'y sumusunod sa kautusan, litra for litra. Ha? At sila po'y sabat ang kanilang pangangaral. Ha? Nagbibigay ng kanilang ikapo, pero hindi sila naliligtas. At kung hindi natin hihigitan ang kanilang katuwiran, hindi din tayo maliligtas. Paano natin mahihigitan? Ito po yun. Ang mga eskriba at parisiyo, sumusunod nga sila sa kautusan, pero hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. At yun po ang dahilan kung bakit hindi sila naliligtas. At kung tayo sumunod sa kautusan, at tayo'y naniniwala kay Jesus Christ, mahihigitan po natin ang mga eskriba at parisiyo. Diyan po tayo lamang. Kaya nga, kung hindi natin sila mahihigitan, hindi po tayo makapasok sa kaharian ng langit. Kaya nga sabi dito, kaya nga ito yung tagubilin ng Panginoon sa kanyang bayan, mababasa natin sa Deuteronomy 28, 9, at saka 10. Sabi niya dito, itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa kanya, gaya ng kanyang isinumpa sa iyo, kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad sa kanyang mga daan at makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. Mapapansin ninyo, binabanggit ang pangalan ng Panginoon. Pero ito yung pakipagtipan na gagawin ng Panginoon. No? Itatatag ka sa Panginoon mong Diyos, isang banal na bayan, sa isang kondisyon. No? Ito po yung kanyang isusumpa sa iyo. Kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos. So ito yung pakipagtipan na gagawin ng Diyos sa kanyang bayan. Ang pakipagtipan niya ang kautusan na kanyang isusulat sa kanyang iglesia, sa mga noo at sa puso ng kanyang iglesia. At makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa, ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon. Yan po yung pagkatawag sa pangalan ng Panginoon. Pangalawang tagubilin ng Panginoon, paano natin kilalanin ang kanyang iglesia,
No, kanina sa pamamagitan ng utos, makikilala natin ang iglesia niya. Pero sa pangalawa, paano natin makikilala ang iglesia? Makikilala niya ang ano? Turo. No, ito po yung sinasabi. Makikilala natin ang tunay na iglesia sa pamamagitan ng turo. Saan natin mababasa? John 7:17. Kung sino mang tao nag-ibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. So, anong sabi ni Jesus Christ? Oh, kung sino man ang nag-ibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo. No? Kung gusto mong makikilala ang tunay na relihiyon, turo ang ano, labanan, hindi ang pangalan. Ang nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, ang labanan sa paghahanap ng tunay na relihiyon, ang basihan nila pangalan. Pero walang nakasulat sa Biblia na ang basihan, paano natin kilalanin ang tunay na relihiyon sa pangalan. Wala kang mababasa. Ang basihan sa pagkilala sa tunay na relihiyon ay ang turo. No, ngayon ating pag-aralan, dadako tayo sa turo. Ano ang aral sa mga hindi sa Diyos? Dito muna tayo kasi pag-aralan din natin, hindi lang ang turo sa tunay. Pag-aralan natin ngayong gabi ang turo sa mga hindi tunay. No? Ano ang aral sa mga hindi sa Diyos? Ating babasahin ang Ezekiel 22:26. Ating titingnan. Ang mga saserdote niya o nagsipagawa ng pagdahas sa aking kautusan. No? Nilapastangan ang aking banal, ang aking mga banal na bagay. Sila'y hindi naglagay ng pagkakaiba sa banal at karaniwan. O kanila mang pinagmuni-muni ang mga tao sa marumi at malinis at ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabat at ako'y nalapastangan sa gitna nila. So, dito tayo sa piki na relihiyon. Ang mga saserdote, ano ba itong saserdote? Ang saserdote, ito po'y mga pare. Sa ibang mga translation ng Biblia, sa Good News Bible, no? Ito sa English, nang kung ating babasahin yung English, Her friends have violated my laws. No? Sa binabanggit niya sa King James Version, ang kanyang mga pare lumalabag sa aking kautusan, sabi niya dito. Sila'y hindi naglagay ng pagkakaiba sa banal at karaniwan o pinagmuni-muni man ang mga tao ng marumi at malinis. Napapansin ba ninyo ang aral nila? Ang aral ng Israel, bilang tunay na iglesia na ating pinag-aralan kanina, ang aral ng Israel, mayroong pagkakaiba ang banal at karaniwan. No? Ano ba yung pagkakaiba sa banal at karaniwan? Sa isang linggo, mayroong 7 araw. Ang 6 na araw, karaniwan na araw yan. Ang 7 araw, banal na araw. Pero ang iglesyang ito, hindi nila tinuturo. Ha? At kanila mang pinagmuni-muni ang mga tao sa marumi at malinis. Sa bayan ng Diyos, ang kanyang bayan, hindi niya papakainin ng marumi. No? Ang ipapakain lang ng Diyos ang malinis, pero ang iglesyang ito hindi nagtuturo. Ibig sabihin, ang mga relihiyon na hindi sa Diyos, ang kanilang mga turo walang bawal, walang kautusan. Kapag ang inyong relihiyon hindi nagtuturo sa utos ng Diyos, lalo na sa 10 utos ng Diyos, ay disgrasya kayo dyan. Hindi ninyo natanggap ang grasya, kundi grasya. At pangatlo na hindi nila tinuturo, at ikinubli ang kanilang mga mata sa aking sabat. No? Kasi ang bayan ng Diyos nangingilin sa araw ng sabat, ang piki na relihiyon, ikinubli nila ang aral patungkol sa sabat. Pero titingnan ninyo, ating titingnan mamaya. Eh pag ating titingnan sa kasunod, pero maraming mga nagsasabi, marami akong nai-encounter. Di ba, Brother John, masasambahin naman natin kahit anong araw, tatanggapin naman ng Panginoon. No? Ikaw ang nagtagubilin, ikaw ang may sabi. Tanungin natin ang Panginoon, kung hindi natin ipapangilin ang Sabat, tatanggapin ba tayo ng Diyos? At ito yung sabi niya sa Marcos, City, size hanggang 8. Ito yun, ating babasahin. Sinasabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyo na mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat,
Ang bayang ito, ginagalang ako ng kanilang mga labi. Paano ba ginagalang ng kanilang mga labi? Pinupuri nila ang Diyos, sinasamba nila ang Diyos. No? Datapwat, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Sa 7, datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ay mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Sinong nagbigay ng utos na ang Linggo ang araw ng pagsamba? Babasahin nga ninyo ang buong Biblia. Mayroon bang batas ng Diyos na ang araw ng Linggo, ito yung araw na pananambahan sa Diyos? At mayroong nagbigay na, mayroong akong kilala na mayroong libro akong nababasa, magbigay siya ng $1,000, 1980s pa yon, na sino mang makapagpatunay na ang araw ng Linggo ay araw ng pangilin para sa Diyos, magbigay siya ng $1,000. Pero namatay na lang ang nag-alok ng $1,000, 1980s pa. Walang nakakuha ng kanyang $1,000. Kasi kapag babasahin ninyo ang Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis, walang batas ng Diyos na nagtagubilin na ang araw ng Linggo ang dapat na pagsamba. Ang araw ng Linggo ay galing yan sa paganong relihiyon. No? Galing yan sa doktrina sa Roma. Hindi po yan galing sa Israel. Ang araw na pagsamba galing sa Israel ay araw ng Sabat. At yan po ang ano natin. Kapag hindi natin yan susundin, kapag ang bugos na aral ang ating susundin, may kabuluhan ba? Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin kasi ang aral at turo, aral ng mga tao. No? Salit-saling sabi, tradisyon lang yan ng mga tao at hindi po yun tatanggapin ng Diyos. Dito tayo, ang kaaway ay ayaw, pasaklaw sa kautusan. Bakit ayaw nilang sumunod sa kautusan ng Diyos? Bakit nilihis nila ang utos ng Diyos doon sa utos ng tao? Kasi ayaw nilang pasaklaw sa utos ng Diyos. Ating babasahin, saan natin mababasa? Sa Roma 8:7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Sapagkat hindi ito pasakop sa kautusan ng Diyos. Hindi nga maaari. Ito yung sabi ni Apostol Pablo. Kaya nga kung ating pag-aralan, ang tamang relihiyon, ang pure religion at ang false religion, magkakaiba ang aral. Ang aral sa tamang relihiyon, tinuturo ang utos. Ang isang relihiyon na hindi tama, walang utos. Ibig sabihin, walang bawal. Kaya nga, ang tunay na relihiyon, mayroong utos na sinusunod. Ang piki na relihiyon, walang utos. No? Ano naman ang aral sa tamang relihiyon? Ating pinag-aralan kanina, atin ang natutunan, yun sa piki yun na relihiyon. Sa peak religion, yun yung walang kautusan. Pero dito tayo sa tamang relihiyon at malapit na po tayong magtatapos. Ano ba ang turo at aral sa tunay at tamang relihiyon? Ito. Sa Ezekiel 44, kanina 22 yung ating binibasa sa mga hindi tama. Ngayon dito naman tayo sa 44 sa nagtuturo ng tama. No? Ito yung tagubilin ng Panginoon sa kanyang tamang relihiyon. 44:23-24, babasahin natin. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. At ipakilala niya sa kanila ang marumi at malinis. At sa pagtatatalo, magsisitayo sila at magsisihatol. At ayon sa aking kahatulan at kanilang hahatulan, at kanilang iingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan at lahat kong takdang kapistahan at kanilang ipapangilin ang aking mga sabat. Napapansin ba ninyo ang kabaliktaran? Kanina, nagsipagdahas sa kautusan ng Diyos, hindi tinuturo ang tama. Pero napapansin ba ninyo ngayon, laking kabaliktaran? Kasi ang tunay na relihiyon, sabi nila, ituturo niya sa aking bayan ang pagkakaiba sa banal at karaniwan. Mamaya ating pag-aralan yan, ang ano ba yung banal at karaniwan?
So, abangan ninyo yan mamaya. Ituturo nila sa aking bayan ang marumi at malinis. Ang pagkain sa bayan ng Diyos, mayroong malinis lang dapat ang kakainin. At yun ang bansang Israel. Ang bansang Israel ba ngayon, kumakain ba sila ng baboy? Hindi yan kumakain ng baboy. No? At walang baboy na ano doon, pag-ala-agala, magagalit ang mga Israel kasi marumi ang baboy, hindi kakain. Kaya ganun po ang larawan sa tunay na iglesia. Kung mayroong Christian religion na tunay katulad sa Israel, kaya mapapansin ninyo, hindi din sila kakain ng maruming pagkain. No? Malinis din ang kanilang kinakain. At kanilang iingatan ang aking kautusan, sabi ng Panginoon. Mayroon pong apat na mahalaga. Pangatlo, iingatan niya ng kanyang bayan ang kautusan ng Diyos. At pang-apat, ipapangili nila ang aking mga sabat. Now, napapansin ba ninyo, anong religion ngayon na nangingili ng sabat? Maghanap nga kayo. No? Kung anong relihiyon ngayon, Christian religion sa buong mundo na nangingili ng sabat. At ang Israel, hindi na yan sila Christian eh. Judaism sila. Maghanap ngayon ng Christian religion na nangingili ng sabat tapos hindi kumakain ng marumi. Seventh-day Adventist. Kaya nga, kung hanapin ninyo ang tamang relihiyon, ang inyong babagsakan, ang Seventh-day Adventist. Kasi kung ang tunay na relihiyon ang Israel, katulad niyan ang tamang relihiyon na nangingili ng sabat at hindi kumakain ng marumi. Now, ngayon ating pag-aralan ngayon, pag-aralan natin ng malinaw. Ano itong banal at karaniwan? Kasi ang tamang relihiyon, ituturo nila sa bayan ng Diyos at ang banal at karaniwan. Saan ba natin yan mababasa? Nang ginawa ang ating sanlibutan, sinasabi ko sa inyo, ginagawa ang ating sanlibutan sa loob ng 7 araw. Sa loob ng 6 na araw, tapos na ang lahat niyang ginawa. Pero dinagdag ng Panginoon ang 7th araw. At ito yung tala. At ito yung tinatawag ng Diyos na banal. Kasi ang 7th araw, ginawa niyang banal. Saan natin mababasa? Genesis 2, versikulo 2 hanggang 3. Ating babasahin. At nang 7th araw, ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng 7th araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang 7th araw. At kanyang ginawang banal. Sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawa, kanyang nilikha at ginawa. Tatanungin ko kayo, babasahin ninyo ang Genesis chapter 1 at saka chapter 2. Yan yung kasaysayan paano ginawa ng Panginoon ng ating sanlibutan. Sa paggawa niya ng sanlibutan, mayroon pong 7 araw. Pero aling araw dyan ang ginawa ng Panginoon na banal? Ang ginawa ng Panginoon na banal yung araw na 7. At ang sabi niya, ang tunay na relihiyon, ituturo niya sa kanyang bayan ang banal at karaniwan. Sapagkat ituturo sa bayan ng Diyos ang araw na banal. At ang araw na banal na ginawa ng Diyos sa pasimula sa paglalang ay ang araw na 7. Siya nagpahinga, binasbasan, at ginawa niyang banal. Kaya nga, ang araw na 7, banal. Pero ngayon, ano ang araw ng pagsamba na ginagawa ng maraming relihiyon ngayon? Linggo. No? Pagtitingnan ninyo ang kalendaryo, nalilito ang maraming mga tao niyan. Maraming mga tao nag-iisip na ang unang araw ay Lunes. Tingnan ninyo, subukan ninyo ang inyong kalendaryo kung Lunes nga. Ang unang araw ng kalendaryo, kulay pula. Pagtitingnan ninyo sa itaas, S-U-N, ibig sabihin Sunday. Ang first day of the week, Sunday. Monday, Tuesday hanggang Saturday. Ang 7, Sabado. Kaya nga, ang tunay na araw na banal, 7th Sabado. Hindi po Linggo. Bakit ang relihiyon ngayon sa buong mundo, Linggo? Kaya mapapansin ninyo, hindi po yun ang tagubilin ng Diyos sa tunay niyang relihiyon. Dito tayo sa 10 utos. Titingnan natin, alin ba dyan ang tama sa araw ng pagsamba? Linggo, Biyernes, Sabado, Linggo. Ating titingnan. Sabi niya dito sa 28, sa 10 utos po ito, sa 4th utos. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw gagawa ka, iyong gagawin ang lahat na mga iyong gawain. Ngunit ang 7th araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa.
niyang iyong anak na lalaki, anak na babae, aliping lalaki, aliping babae, ni ang iyong baka, ni ang taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan. Sapagkat sa anim na araw ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, lahat ng naroroon, anupat nagpahinga sa ikapitong araw, anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Saan natin yan mababasa? Sa ikaapat sa sampung utos. Anong sabi ng Diyos? Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatang banal. Banal ba ang araw na ikapito? Banal ba ang araw ng Sabat? Yes. Araw, sabi ng Diyos, anim na araw gagawa ka, gagawin ang lahat na gawain, ngunit ang ikapitong araw, Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ang maraming mga tao nag-iisip na ang Sabat, pahinga natin. Hindi po yun pahinga natin. Pwede kang magpapahinga sa iba't ibang araw. Kahit anong araw, walang problema. Pero itong Sabat na ikapitong araw na binasbasan at ginawang banal, pahinga po ito para sa bayan ng Diyos, Sabat para sa Panginoon mong Diyos. Hindi po yun para sa iyo. Ha? Kung gusto ninyong ma-detalye na pagtuturo ko sa inyo, panoorin ninyo sa YouTube ang Sabat. Ita-type ninyo sa YouTube yung June Dominkit, tapos type ninyo yung Sabat, mapapanood ninyo yung Sabat na aking turo sa YouTube. Dinidetalye ko yun paano ang pagpangilin sa araw ng Sabat at ano ang araw ng Sabat. Inyo po yung matutunghayan. Kaya nga sa ano natin, kaya nga ang tamang relihiyon sa Biblia, no, na pinili at tagubi ang Diyos ang nagtagubilin, nangingilin po sila sa araw ng Sabat, hindi po araw ng Linggo. Kaya nga maraming mga nagsasabi, bakit ang pangingilin ng Sabat ang tama samantalang marami ang nangingilin ng Linggo? No? Hindi po nangangahulugan na marami ang nangingilin, sila ang tama. Kasi ang mga piki na relihiyon, ginamit ito ni Satanas para iligaw ang marami. At marami pong ginamit si Satanas para mabibiktima ang mga taong walang alam. No? Kaya nga, mabuti na lang mayroon tayong programa sa internet at inyong matutunghayan ang aral ng Panginoon. Kaya nga, anong sabi ng Panginoon sa Isaias? No? Sino ang mapalad at sino ang mga tunay na lingkod ng Panginoon? Ating babasahin ang Isaias 56, versikulo 2 hanggang 6 at 7. Ating babasahin. Sabi niya dito, mapalad ang taong gumagawa nito. Ano bang ibig sabihin ng taong mapalad? Swerte. At ang anak ng taong nanghahawak dito na nangingilin ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Gayon din ang mga taga-ibang lupa na makikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging kanyang mga lingkod. Bawat nangingili ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang tipan. Sa versikulo 6, sino ang kanyang mga lingkod? Ang mga taga-ibang lupa, taga-ibang bayan na mga siwa, magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang magiging kanyang mga lingkod. Ang bawat nangingili ng Sabat. No? At sa 7, sila'y dadalhin ko sa aking banal na bundok. Ito po yung langit. At pagkatuwain ko sila sa aking bahay dalanginan at kanilang handog susunugin at ang kanilang mga hain tatanggapin na ng dambana sapagkat ang aking bahay tatawagin bahay panalanginan sa lahat ng mga bayan. Maraming nagsasabi na sabi nila ang Sabat sa Israel lang yan. Hindi po yun totoo sa ang talata na ating binabasa ngayon. No? Gayon din ang taga-ibang bayan, hindi lang sa Israel, na makikilakip sa Panginoon. Ang bayan ng Diyos, ang gustong mga tao na magiging kabilang sa kanyang bayan, na makikilakip sa kanya, ay ang nangingili ng ano? Bawat nangingili ng Sabat. Yung mga relihiyon na hindi nangingili ng Sabat, sila po'y kabilang sa ina nilang patutot, no? Na sila'y nangagpatutot din. No? Mapapansin ninyo, sa Ezekiel 44:23, sabi niya dito, at kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba sa banal at karaniwan, at ipakilala nila ang marumi at malinis. Kanina atin ang napag-aralan ang banal at karaniwan. Araw po yun ng Sabat.
Ngayon, ating pag-aralan naman ngayon, ituturo pala sa bayan ng Diyos itong marumi at malinis. Saan ba yan natin matutunghayan yung aral patungkol sa marumi at malinis? No? Ano ba ang marumi at malinis na aral? Saan po yun natin mababasa? Kung gusto ninyong matutunghayan yan, babasahin po ninyo ang dalawang kapitulo. Sa Levitico 11, babasahin po ninyo yan, Levitico 11, buong chapter. Nang doon po yun nakasulat, ang buong kapitulo, nakasulat po yan ang mga aral ng Diyos tungkol sa mga hayop na marumi at malinis. Ano yung dapat kainin at hindi dapat kainin. Yung mga ibon, mayroong palatandaan. Ang mga isda, mayroong mga palatandaan. No, yung mga hayop, mayroong mga palatandaan ng Diyos. No, hindi na natin yan maisa-isa. Sa Deuteronomy, may 14 naman natin mababasa. Diyan po din ang nakasulat ang aral patungkol sa maruming pagkain at malinis na pagkain. Kasi, ano pong dahilan, bakit may ang ano bang dahilan bakit mayroong maruming pagkain at mayroong malinis? Ating babasahin. Saan natin yan mababasa? Deuteronomy 14, versikulo 2 hanggang 3. Akin pong itong ipapaliwanag. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan. Ano daw ang kanyang tayo? Ikaw ay banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Ikaw ay pinili ng Panginoon upang magiging kanyang sariling pag-aari. Ito yung tagubilin ng Diyos. Ahigit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng lupa, huwag kang kakain sa anumang karumaldumal na mga bagay. No? Ang pinili, ito yung tagubilin niya sa kanyang iglesia. Ang tagubilin ng Diyos sa kanyang tunay na iglesia, no? Pipiliin siya na magiging kanyang bayan, sariling pag-aari, no? Isang pinili, isang tunay na kanyang sariling pag-aari sa isang kondisyon. No? Sa lahat ng mga bansa sa ibabaw ng lupa, sabi niya, huwag kang kakain ng anumang karumaldumal na bagay. Ipinagbabawal po niya yan. Kaya mapapansin ninyo, ang bansang Israel, kung titingnan ninyo sa mga nasa Israel ngayon, kumakain ba sila ng baboy, aso, kinakain ba nila yan? O ano pa yung mga nasa seafoods, kinakain ba nila yung mga karumaldumal, yung tagapaglinis, mga scavenger sa dagat at lupa? Hindi yung kinakain kasi nakasulat po yun sa Biblia. No? Batas po yun ng Panginoon. Saan ba natin yan mababasa na batas ng Diyos yan sa kanyang bayan? Mababasa po natin yan sa Levitico 11:46. Ating babasahin. Ito ang kautusan tungkol sa hayop. No? Kaya nga sa hayop, mayroong maipapakain at hindi. At sa ibon. At sa lahat ng may buhay na gumagalaw sa tubig. At sa lahat ng nilikha na umuusad sa ibabaw ng lupa, may batas ito na nilagay ang Panginoon. Sabi niya dito, upang lagyan ninyo ng pagkakaiba ang karumaldumal at ang malinis, at ang may buhay na kumakain, na makakain, at ang mga buhay na hindi makakain. Bigyan ninyo ng pagkakaiba. Sa bayan ng Diyos, mayroong ano, jurisdiction, mayroong mga boundaries. Mayroong bawal, kaya nga ang relihiyon na walang bawal, hindi po yun sa Diyos. Ang tamang relihiyon na sa Diyos, mayroong bawal. Sapagkat ang Diyos po ang nagtagubilin. Sa 44, ito po yung tunay na dahilan. Ating babasahin. 11:44. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, Panginoon ninyong Diyos, ay magpakabanal nga kayo. At kayo'y magiging mga banal. Sapagkat ako'y banal. Huwag kayong magpakahawa sa anumang umuusad na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. No, naintindihan na ninyo? Kaya nga, kung ating babasahin yung Ezekiel 44:23, ituturo nila sa aking bayan. Ang banal at kangkaraniwan, marumi at malinis. At ituturo nila ang aking kautusan. Mapapansin ninyo. Kaya nga, anong sa New Testament, baka sasabihin ninyo, yung binabasa mo, Brother John, Old Testament naman yan. Dito tayo sa New Testament, basahin mo rin. Ating babasahin sa New Testament, kaninong sulat? Sulat ni Apostol Pablo, no? 2 Corinto 6:17-18. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila. Yung sa mga relihiyon na hindi tama, sabi niya, magsialis kayo sa kanila, magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag na kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At sa ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat.
Anong kondisyon na ginagawa ng Panginoon? Magsilayo kayo, magsilayas kayo sa kanila. Magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag na kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. Alin ba sa aral ng Diyos na tinatawag niyang marumi na huwag nating hihipuin? Ang pagkain. Sabi ng Panginoon, kahit bangkay ng baboy, huwag ninyong hihipuin. At mayroon pong, ano yan, mayroon pong wisdom dyan. No? Kasi mayroong mga trichina na virus ang baboy. At kung kapag mamatay yan, lalabas yan sila, gagapang sa mga balahibo ng baboy. Kapag hihipuin natin ang baboy, ay lilipat po yun sa atin, sa mga pores ng ating balat, papasok po ang mga virus ng trichina na nagmula sa baboy. Marumi po yan, mga scavenger po yan. Mapapansin ninyo, yan ang sinasabi, huwag na kayong magsihipo ng marumi. Sa New Testament ang ating binabasa. At kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama. At kayo'y magiging anak na lalaki at babae. Mayroon pong kondisyon ang pagiging anak ng Diyos kung ating susundin ang kanyang batas at palutuntunan. Ano ang pangalan sa tunay na iglesia? Dito po tayo magtatapos. No? Na pag-aralan na natin paano kilalanin, ano ang tagubilin ng Diyos. Mayroon pong dalawang tagubilin. Oh? At ang tagubilin ng Diyos, dalawa, ang aral, no? At ang kautusan ng Diyos. No? Dito tayo, dito naman sa ikaapat na yugto ng ating pag-aaral, ano ang pangalan sa tunay na iglesia? Kung ang tunay na iglesia tumutupad sa kautusan, nangingilin ng Sabat, at hindi kumakain ng marumi at kanumaldumal, ano naman ang kanyang pangalan? No? Kanina ating pinag-aralan, napapatayin ang kanyang pangalan, dating pangalan. At ang kanyang bayan tatawagin sa bagong pangalan na ipapangalan sa kanya ng Panginoon. Ating pag-aralan sa kanya, ano ang pangalan sa tunay na iglesia? At kung ating kilalanin ang pangalan sa tunay na iglesia, makikilala po natin ito sa tanda na binibigay ng Diyos. Ano ba ang tanda na kanyang binibigay? Upang malalaman natin ang kanyang pangalan, ito po yung kanyang tanda. Basa natin mababasa. Ezekiel 20, versikulo 12 at 20. Ating babasahin. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila. Upang kanilang makikilala na ako ang Panginoon nilang Diyos. Ha, sa versikulo 20, inyong ipangilin ang aking mga sabat at magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. So paano natin makikilala ang tunay na pangalan? Ang tunay na pangalan sa kanyang iglesia, makikilala natin yan. Ano ba ang karakteristik? Ano ba ang tanda na nilagay ng Diyos sa kanyang bayan? Ang tanda na kanyang nilagay, nilagyan niya ng tanda. At ang tanda na kanyang nilalagay, Sabat. No? Ano ba ang Sabat? Ikailang araw ba yon? Seventh day. No? Kaya nga mapapansin ninyo, ang pangalan sa tunay na iglesia na ipapangalan sa mga Panginoon ay tatawagin na itong bago. No? Saan natin kinukuha ang kanyang pangalan? Doon sa kanyang tanda na ibinigay ng Diyos. Sabi niya dito, ipapangilin ninyo ang aking Sabat. At yan ay magiging tanda sa akin at sa inyo. So kung ito ang tanda sa kanyang iglesia, dito natin kukunin ang kanyang pangalan. No? Sa salitang Sabat. Sa aklat ng Roma, ating makikita ang dalawa. Kung ang Sabat, kanyang tanda, no? At atin ding mababasa na ang tanda niya, ito din ang kanyang tatak sa kanyang bayan. Ating mababasa, saan natin mababasa? Roma 4:11. Tinatanggap, sabi niya rito, at tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya na nasa kanyang samantalang siya'y nasa di pagtutuli upang siya'y maging ama sa lahat ng mga nagsisampalataya bagamat sila'y nasa di pagtutuli upang ang katuwiran maibilang sa kanila. Hanapin lang natin dito yung tanda at tatak. Kasi magkapariho po yun sa isang talata. Ang Sabat kanina ginawa ng Diyos na tanda.
At the same time, ito po'y tatak ng Diyos sa kanyang bayan. No? Kung ang tanda, ito po'y tatak ng Diyos sa kanyang bayan, kaya nga ang tunay na iglesia, dito po kukunin ang pangalan sa tunay na iglesia. No? Ang, kapag ang tunay na iglesia nangingili ng Sabat, sangayon sa Biblia, ikailang araw ang Sabat? No? Kung ang Sabat sa isang linggo, anong araw ba yan sa kalendaryo? Ang Sabat sa Biblia, ating babasahin ang sampung utos, sabi sa sampung utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw gagawa ka iyong gagawin ang iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw, Sabat sa Panginoon mong Diyos. So, doon lang, yan lang na, mahaba pa yung paliwanag. Ngunit ang ikapitong araw, Sabat sa Panginoon mong Diyos. Mapapansin ninyo, kaya nga ang tunay na iglesia, tinatawag po yung nangingilin sila sa ikapitong araw, oh, na Sabat ng Panginoon, ito po'y tinatawag na Seventh Day. Kaya nga ang Seventh Day, bakit Seventh Day ang tawag sa tunay na iglesia? Kasi yan po ang tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya naintindihan na ninyo ngayon, maraming nagtataka, maraming nakakaunawa sa aral ng Seventh Day. No? Minsan hindi nila alam ang aral ko sa YouTube. Tinuturo ko lang ang aral ng Panginoon. Maraming nagtatanong, Brother John, ano ba ang inyong, ano sa ang iglesia ba kayo bilong, ano ba ang pangalan ng inyong iglesia? Nang sinabi ko na Seventh Day Adventist, nagugulat sila. Bakit sila nagugulat? Kasi bakit ang Seventh Day wala sa Biblia? Hindi po namin ginagamit ang pangalan ng Panginoon kasi ano na, pinatay na ng Panginoon ang pangalan na nakasulat sa Biblia. Ang kanyang bayan tatawagin na sa bagong pangalan. No? Kaya nga, Seventh Day na. Ano naman ang kahulugan? No? Kaya nga, ang aming pangalan, Seventh Day Adventist. No? Ngayon, Seventh Day lang ang aking napaliwanag. Ano naman ang kahulugan sa salitang Adventist? No? Atin tatalakayin yan kasi ang aming pangalan sa dalawa, Seventh Day Adventist. Ating talakayin yan, anong ang kahulugan sa salitang Adventist? Ang salitang Adventist, galing po yan sa salitang Latin na Adventum. No? Ang Adventist galing sa salitang Latin. Kung mayroon kayong mga e-swords na Bible, subukan ninyong i-download ang e-swords na Bible na Latin. At kung mayroon na kayong Bibliang Latin, i-search ninyo yung Adventum. Mapapansin ninyo, lalabas ang maraming talata na, ano yan, Adventum, ang ibig sabihin, naghihintay. No? Kaya nga, mapapansin ninyo, kaya nga, ang Adventum, ang kahulugan, naghihintay. Kaya nga, kung inyong liliwanagin, ang ibig sabihin, ang Adventist, ito po'y mga grupo ng mga tao na naghihintay sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin ng Seventh Day Adventist Church, no, nangingilin sa ikapitong araw na Sabado at naghihintay sa ikalawang pagpaparito ng ating Panginoon. Kaya nga ito po yung tagubilin ng Diyos paano tatawagin ang kanyang bayan sa huling mga araw. Saan po natin mababasa, no? Saan po natin mababasa ang mga talata sa Advent, no? Adventum. Atin po yung mababasa sa Episo 3:20. At ating babasahin, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Mapapansin ninyo, anong sabi ni Apostol Pedro? Ang atin daw pagkamamamayan hindi sa lupa, kundi mula sa langit. No, nasa langit. Mula doon, ating hinihintay. Yung salitang hinihintay, Adventum po yan. No? Adventum, ibig sabihin, naghihintay. No? Mula doon, ay ating hinihintay naman natin ang tagapagligtas. Ibig sabihin, ang Adventist, ito po yung grupo ng mga tao na naghihintay sa Panginoon. At itong grupo ng mga tao naghihintay sa Panginoon, ito po yung babalikan ng Panginoon sapagkat ito ang tunay na yung iglesia. Pero ang tunay na iglesia, sangayon sa tagubilin ng Panginoon, mangingilin po siya ng Sabat.
Kaya nga, ang pangalang itatawag ng Panginoon sa tunay na iglesia, Seventh-day Adventist. No, sana nagiging malinaw. May mga talata pa tayo, ilan. Sabi na dito sa Hebreo, sa 9:28, patungkol sa Adventum, sa Latin. At gayon din naman, si Kristo inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalawa, pakikita na hiwalay sa kasalanan. Sa ikaliligtas ng mga nagsisihintay sa Kanya. Kung darating si Kristo sa ating planeta, mayroong maliligtas. Sino ba ang ililigtas ni Kristo? Ang Iglesia ng Diyos ba? Ang Iglesia ba ni Kristo? Ang Iglesia ba ng Panginoon? Ang ililigtas niya ang mga naghihintay sa Kanya. Napapansin ba ninyo ang talata? Ang napapansin ninyo, si Kristo daw namatay na minsan para sa ikaliligtas. Sa ikalawang pagkakataon, magpapakita na hiwalay siya sa kasalanan. Sa ikaliligtas ng mga naghihintay sa Kanya. Sino ba ang ililigtas ni Kristo sa Kanyang pagdating? Hindi sinasabi ng Biblia ng Iglesia ni Kristo. Ang ililigtas ni Kristo sa Kanyang pagdating, yung mga taong naghihintay sa Kanya. At kung inyong babasahin yung Latin, Adventum po yan. At ang mga taong naghihintay, sila po'y tinatawag na mga Adventist. Kaya nga, malinaw po yan, litra por litra po yan na ating mababasa. Sa Tito 2.13, ating babasahin. No? Sabi niya sa Tito 2.13, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. No? Hintayin ang mga taong sasalubong sa Panginoon naghihintay. Yung mapalad na pag-asa, ano ba itong mapalad na pag-asa? Yung pagdating ng ating Panginoon. Sa huling talata, ito yung panghuli nating talata. At dito po tayo magtatapos. No, sana sa gabing ito, nagiging malinaw sa atin ang aral na binibigay namin sa inyo. Sa totoo lang, marami nang nadaya si Satanas sa kanyang ginawang pandaraya. At maraming mga tao ang mga hindi nakakaalam paano nila hahanapin ang tamang relihiyon. Ang mga relihiyon, sila ngayon ang nagtagubilin sa kanilang sarili, nag-aangkin na sila ang tama, ginamit ang pangalan ng Panginoon. Pero hindi pala sila ang mga relihiyon na pinagtagubilin ng Diyos. Ngunit hanapin ninyo ang relihiyon na ang Diyos mismo ang nagtagubilin sa kanyang relihiyon. At ating natutunan ngayong gabi, at ang kung ating pag-aralan ang lahat ng reliyon, ang Seventh-day Adventist lang ang makapasa sa pamantayan ng Diyos sa kanyang tagubilin kung sino ang kanyang tunay na reliyon. Ang huli nating talata, mababasa natin sa Isaiah 25, verse 9, bago tayo manalangin. At sasabihin sa araw na yaon, narito ito ang ating Diyos, hinihintay natin siya. Ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Ating hinihintay siya. At tayo'y matutuwa, magagalak sa ating pagliligtas. Sino ang sasalubong sa Panginoon na ililigtas? No? Na naghihintay sa Kanya at ililigtas siya ng Diyos at hinihintay nila ang Diyos at nakikilala sila ng Diyos, no other than the Seventh-day Adventist. Tayo po yuyuko sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, sa gabing ito, ginawa namin ang isang masusi at mahabang pag-aaral sa Biblia. Pinag-aralan namin kung ano ang tunay na pangalan sa tunay na ninyong iglesia sa huling kapanahunan. Sa aming kapanahunan ngayon na maginagamit ni Satanas ang pangalan ninyo sa Biblia upang madaya ang mga tao. Ginagamit ang pangalan, ngunit hindi ginagamit ang aral. Ngunit nagpapasalamat kami sa gabing ito, inyong ipinahayag sa amin. Kung ano ang inyong aral, ang inyong pagtagubilin sa inyong tunay na iglesia, at ano ang inyong itatawag sa mga tao na sasalubong sa inyong muling pagdating. Sana sa gabing ito, magiging liwanag ang mensaheng ito sa buong mundo, at magdadala ito ng maraming kaluluwa. Sapagkat ang tunay na iglesia nangingilin ng Sabat mula pa sa unang tipan at hanggang sa bagong tipan
ang inyong iglesia mangingilin sa inyong Sabat. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Umaasa kami na inyong pagpapalain ang paksa na aming tinatalakay na ito. At mamumulat ang marami naming kapatiran na naghahanap ng katotohanan. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.